Magandang araw, Pilipinas. Ako si Kaibigang Ferds. Mula dito sa Switzerland, samahan niyo po kami para sa programang Friends on Air. Kasama ko po siyempre ang aking pong mga masasayang kaibigan para talakayin po ang isyong in-law survival. Alam ko po, makakarelate po ang bawat isa sapagkat hindi tayo lahi ni Adan na walang biyanan, walang mga in-laws. Tayo po ay mayroong mga biyanan, kaya pasalamat po tayo na may biyanan po tayo. Pero pag-usapan natin mamaya kung ano po ang mga common na mga issues na mayroon po ang biyanan at saka yung mga manugan, mga something like that. At kasama ko siyempre ang mga kaibigan natin mula sa iba pang bansa. Gusto kong i-welcome si kaibigang Milet. Hello and... Hello, good afternoon po dito sa aming gitnang silangan. And good evening sa bayang Pilipinas at good morning ba yan? Good morning. Sa inyo? Ayan, sa inyong bansa. At... Salamat sa opportunity once again na nandito po tayo. Please stay tuned po sa amin, support this program, and we would like to hear your side. Pwede po kayong mag-comment below para sabihin niyo rin po sa amin yung mga points niyo, yung views niyo, at the same time yung gusto niyo ng clarity. At pag may mga question po tayo, nandiyan po si Cafferdy para po sumagot sa mga question na yan. So, stay with us at magkakaroon po tayo makabuluhan na topic ngayong gabi. Okay, mga kaibigan, nasaan? Meron tayong itong isang kaibigan natin, masyadong demanding sa lahat ng bagay. Nawawala ang kaibigan natin si Dante at papasok si kaibigang Erwal. Mga kaibigan, katulad ni sabi ni kaibigang Millet, samahan niyo po kami sapagkat ang issue pong ito ay kapupulutan ng atin ang aral. Disclaimer lang po, ang topic na ito ay general topic. Wala po kaming specific na tao na pinag-uusapan dito, more so kung buhay namin. Hindi. Ito ay pag-uusapan natin sapagkat isa ito sa mga problema na nakikita natin sa relasyon sa buong mundo. Hindi lang kultura ng mga Asianic ito eh, kundi lahat ng tao sa mundo. Hanggat meron kang biyanan, meron kang manugan, nagkakaroon talaga ng hindi magandang samahan minsan, na ito po ang goal ng Friends on Air para lutasin po natin, pag-usapan, papaano natin magkaroon ng magandang bonding ang mga in-laws po. Kasi hindi naman pwedeng mawala sila sa buhay natin kasi bahagi sila ng buhay natin nang mula tayo ay mag-asawa. Diba? Diba kabigang Milet? Siguro mamaya magkumustahan lang tayo yung kaya lang nating sabihin, kumusta ang biyanan, kumusta tayo sa kanila. Kasi importante sila, hindi sila kaaway, kundi sila ay dapat kakampi natin. Pero dangan lamang, mayroong mga issues na dapat natin pagdugtungin. Kaibigang Millet and Dante and Erwal, ay kailangan natin pag-usapan ang isyong in-law survival. Sa mga friends namin na magko-comment po, katulad ng sabi ni Kaibigang Millet, ay pwede kayong magbigay ng yung mga kuro-kuro, mga inputs o suggestion or tanong sa page na kung saan kayo ay nanonood ngayon. Marami pong salamat. Tuloy natin. Welcome Kaibigang Dante. Okay ka na ba dyan? Kaibigang Erwal? Okay. Present, sir, ma'am. Okay, go ahead and bumati muna kayo habang may hinahanap ang kaibigang Ferds. Hola, buenos dias, amigo, amiga. Mm-hmm. Oh, Dante, bati ka na raw. Ano raw? Mute, nakamute ka po. Kaibigan Dante, nakamute ka, please. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, sa ating pong maganda at magwapong kasama sa hapong ito. Magandang hapon sa inyo at sa ating pong mga nanonood at sumabaybay po sa ating programa sa ngayong hapon. Ito po ay napaganda at magbibigyan po tayo ng isang mainit na usapin. Okay. Si Kaibigang Erwal, parang nagbago ang kanyang ngayon, texture. Bago siyang tasa. Ngayon nasa lunggana ako. Okay, dadako na siguro ako sa ating i-recognize ko lang ating mga kaibigan na nanonood ngayon. Tulungan niyo ako sa pagbabasa kung nakikita niyo. Mula po sa Middle East, mula kay Rosmalyn Raga and Delmar from Australia. Delmar, thank you for coming in. Good evening Kuya Ferds, Kuya Erwal and Ate Millet, at mayroon pang si Kuya Dan at ang ating pong mga kaibigan.
So, ito na mga kaibigan, umpisahan na natin ang ating pong talakayan ngayon. Okay, unfortunately, wala tayo sa KB page kasi nga nasa outing ang ating mga kaibigan. Okay, pero ganun pa man pag-usapan natin ngayon yung buhay mayroong biyanan. Okay, gusto ko ipa-define sa ating definer woman. Paki-define sa atin definition of term about in-laws. Kasi ako talaga, ang pagkaalam ko lang ng in-laws, biyanan at manugan, pero ano ba ang it comprises of what, kaibigang Milet? Pag sinabi kasing, 'di ba, nag-start 'yan lahat ng yung family ng spouse mo is i-adopt mo as extended family. Kaya nga may sisters-in-law, brothers-in-law, mothers-in-law, fathers-in-law, in short, extended family ng spouse mo 'yon. Mm-hmm. 'Yun yung in-laws na sinasabi. Okay, so it's not just about yung sa parents, father and mother, but of course, yun nga, you will embrace the whole family. Kasi nga, family yun ang spouse mo at yun ay you owe something to them kasi genetically, of course, yan ang family ng inasawa mo. So, because of them, kaya nag-exist ang asawa mo. So, yun yun, extended family sila. So, pinalaki mo lang yung pamilya mo. Lalo na sa kultura ng mga Filipino, tayo talaga minsan ang mga in-laws natin kasama natin sa bahay, 'di ba? Ang saya. Kaibigang Dante, kumusta ka na bilang isang manugang? Okay naman po. Okay naman. Okay. Sa ating talakayan, mayroon kasing studies na ginawa, nagkaroon ng parang tawag nito, nagpa-survey po na ayon sa kanila, hindi ko 'tong words ha, ayon sa kanila, 1 of 4 sa mga DIL, alam yung DIL, daughter-in-law. Pag sinabi kong MIL, it is mother-in-law. So sabi ng mga DIL, ang kanilang pong mga biyanan ay monster. Sabi sa research ha, o ibig sabihin na hindi sila talaga nagkakaroon ng magandang ugnayan. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba mga common problems, issues kung bakit si biyanan at si kasimanugan ay kung minsan hindi magkasundo. Unahan ko na kayo, buhay ko ha. Hindi ko buhay as kaming mag-asawa, kundi buhay ng mama ko. Yung mama ko, ayaw na ayaw sa kanya ng kanyang biyanan na babae. Pag si biyanan, ang lola ko, pag pumupunta sa bahay, may pasalubong sa papa ko. At ang gagawin niya, isusok-suk niya doon sa atip. Doon sa bubungan. Isusok-suk niya yung pasalubong sa papa ko. At never niya ito ipapatikim kung pagkain o ipapakita sa mama ko. Ganun siya ka monster sa mama ko. Ayaw niya sa mama ko at hindi lang sa mama ko, pati sa aming mga anak. So personally, na-encounter ko yon. Pero sa side ko, mamaya, isikukwento ko sa inyo kung gaano ako kaswerte. Mamaya na lang yon. Yung sa case ko ngayon na ibang lahing pamilya ang kinaanibang ko ngayon. Kaibigang Erwal, kumusta? Mabuti naman. Mas mabuti kaysa dati at gumagwapo pa. Ay, parang yes. Ikaw at diyan si Dante. Diyan tayo malakas. Okay, go ahead. About us, in-law survival. Sa lahat ng mga nag-asawa o nag-divorce o naanal, somehow makakarilig kayo sa talakayan ito. Mm-hmm. And this is exciting kasi napaka-practical niya at talagang lahat naman ay dumaan sa ganyang states. Mm-hmm. Nakasundo ba natin ng mga in-laws natin? Or kinakamuyan tayo? Or ayaw natin sa kanila? Or you're in the same page or not? Kasi alam nyo, hindi naman perfect kasi ang relationship, ang asawa nga, si husband and wife nga hindi perfect. How much more doon sa in-laws? Okay, kaunting intro kay kaibigang Dante about, in general, about in-laws. Okay, magandang hapon ulit. Magbibigay ako ng parang unang opening light and message po sa ating ngayong hapon. Actually, mga kapatid, ito lang yun ang dapat natin ilagay sa ating isip. Once you get married, you're not only marrying the girl that you love, that you choose, but you entered into a covenant na kasama ang pamilya. So ibig sabihin, parang hindi lang pinakasalan mo yung babae,
na mahal mo, kundi you involve the whole family. So ibig sabihin, nandun yung tinatawag na responsibility and developing mutual understanding in terms of relationship. Okay, tama yon. Parang sabi nga, kung nagpakasal ka sa isang babae, hindi lang ano family niya, pati nga community, buong barangay, buong Pilipinas nga, buong mundo. Kasi maraming gustong makishare, magtumingin sa journey ng mayroong mag-asawa. Okay, meron na tayong mga comments dito. Sabi ni Alan Paul Tamayo mula sa Israel, alis agad sa parents if mag-asawa. Mamaya bibigyan natin ng diin ito or unahin natin ito. Okay, pag-usapan natin ito. Sherilyn Burgos mula sa Pilipinas at iba pang mga kaibigan natin nanonood ngayon. Babalikan ko yung mga comments natin. Okay, yung sabi ng friend natin dito, gawin nating unang discussion ito. Bakit sinasabi niya na alis agad sa puder ng parents pag mag-asawa? Kaibigang Millet. Unang-una, actually counsel yan ng ating, ng holy book natin, counsel yan. Sabi nga sa Genesis, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Leave. Actually, malaking terms dito yung leave. And literal, physical talaga. Physically, leave. You gagawa kayo ng sariling buhay. Aalis ka sa bahay ng magulang mo. And cleave. Yun. I-embrace mo, hold tight mo yung marriage life nyo. Kaya kayo magiging one flesh. So yun yung sinasabing alis ka sa bahay ng magulang mo. Kasi nga, naniniwala ako sa isang tahanan, may rules na ini-establish ang magulang. So kung yun ay nakitira ka sa, alam mo yun, sa magulang, sa in-laws mo, hindi mo bahay yun. Therefore, sa akin, you have to follow kung ano yung rules nila. Kasi bahay nila yun eh. Diba? You respect. So ikaw, make your own house para may sarili kang rules to establish. Kaibigang Erwell. Yeah, gusto lang magtanong. Yung kinasabing separate ba o yung as in umalis ka sa poder ng mga magulang mo is immediately ba yun? As in pagkakasal na pagkakasal o bago pala ikakasal kailangan sibat na, okay. Bakwit na. Okay, pakinggan natin ano, si Dante. Dante, agad-agad na po. Agad-agad na ba? Check it away, guys, because I'm checking our technical team in the Philippines. Okay, go ahead, Dante. Agad-agad ba or prior to the marriage life, kailangan mayroon ka ng sariling bahay? Okay. Kung standard ang pinag-uusapan natin, and privacy, and if you want to have a growth in your marriage, mas maganda talaga na meron kang tinatawag na sariling a place to nurture your marriage and your family. That's why kailangan talaga ang tinatawag na planning bago ka magkapakasal. So because that's what like I've said, not only you're marrying the girl but also the whole family. So sa mga case naman na hindi pa nakapagpatayo ng bahay at incidentally was invited to join with the immediate family of the girl or the men. So meron kang tinatawag na adjustment talagang gagawin dyan. So you have to set your mind emotionally, dapat prepared ka because yung mga adjustment talagang mangyari sa loob ng pamamahay ng inyong in-laws, no? Especially nandun yung mga kapatid, nandun yung magulang. So expect that one that there are some personality na hindi mo in-expect na minsan nangyayari talaga. Anyway, I will elaborate that one other things later para makapagbigay tayo at makinig ko better. Balik ako dun sa principle ni Kaibigang Millet. Tama ang sabi niya, tama ang Bible, na kailangan talaga kung mag-asawa ka, iwan mo, ibig sabihin, sa ibang salita, humiwalay ka doon sa magulang mo. Kasi bakit? Kailangan natin magkaroon ng sariling gobyerno sa ating tinatayong pamilya. Kung ang tanong na Erwell ay kagad-agad, para sa akin, mas mainam talaga bago ka nag-asawa. Kaya nga, there must be a thorough preparation sa pag-aasawa na kailangan mo magkaroon ka muna ng bahay bago sasakyan. Or di kasi yung iba ganito eh, inuuna yung sasakyan muna, di ba?
Ganun ang mga tao mentality kasi mas astig ang lalaki pag may scar, 'di ba? Pugi points 'yun. Pero para sa akin, unahin mo yung bahay. Kasi kung mag-asawa ka, lilipat ka roon para maiwasan natin yung hindi magandang kasi hindi talaga yung magkakapatid nga nagkakagulo, 'di ba? How much more yung mga in-laws. Okay, more details mamaya 'yan. Balik ako kay Erwel. Sa tingin mo, by the way, yes. Siguro sa akin naman, ang dapat nating unahin is yung tipong ililet ko ka ng parents mo o ng pamilya mo, especially close talaga yung pamilya nyo, very bonded sa mga babae o lalaki. I believe dapat ihanda mo yung emotionally and yung kanilang mindset na ililet ko kanila. Kasi hindi basta-basta sa magulang yon. So hindi lang financially, hindi lang bahay o mga bagay na kailangan mo sa pag-establish ng pamilya. Most importantly yung relasyon, yung emosyon within your family. Kasi hindi doon kadali para sa kanila yun. It could be a stress, it could be a nightmare to them, especially sa parents. Paano yung kaibigang Millet? Medyo naging maganda itong burnout out ni kaibigang Errol, pero it adds to it becomes more complicated ang issue natin, which is maganda pag-usapan natin. Paano kung halimbawa si babae, usually kasi mga babae kasi or kahit yung mga lalaki hindi makaalis sa puder ng parents kasi katulad ng sinabi ni Erwin, sobrang mahal nila ang anak nila lalo't kung mag-iisa lang yan. Ano ang sabi ng ano ang mga makaprinsipyong ano sabi ng Bible tungkol diyan kung meron tayong idea? Kaya nga 'di ba? Ang sabi sa council, napaka-importante na pag dinesisyunan mong mag-asawa, it involves not just your financial status, emotional status, and at the same time, yung lahat na, overall impact. Kasi ikaw yun eh. Ikaw yung, lalo na, sabi ko nga sa inyo, mga lalaki, kayo ang kumukuha sa babae sa bahay. Take note. And once once na kinuha nyo sila, kaya nga kayo namamanhikan, nagpa-promise kayo na mamahalin nyo siya, ipoprovide nyo sa kanya ano ang mga basic needs niya. Tama? So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, ay, handa ko muna yung pamilya ko. Kasi before mo gawin na mag-desisyon na makumuha ng isang bubuhayin, dapat establish ka na, stable ka na by your own. Hindi pwedeng iintayin mo muna, no. Kasi kaya nyo nga sinet yun eh. Ano yun? Seryosong ano yun? Seryosong engagement yun. And commitment nun for life. Kaya nga, till death do us part, yun ang sabi sa marriage life, di ba? So, hindi siya basta-basta. So, sa akin, hindi pinag-uusapan ng immediate eh. Kasi the mere fact na nag-decide ka na mag-aasawa ka, lahat yun dapat in-establish muna. Hindi yung, during this time, kakasal ako bukas, doon pa lang ako mag-iisip at mag-a-adjust. Yun na, sinabi nga ni Dante kanila, ideally, yes. Actually, tayo lang naman sa kultura natin na close, family close type talaga ang Filipino. Pero when pupunta ka sa ibang lugar at ibang kultura, ibang bansa, talagang may nandun na yung independency ng tao, ng babae man o lalaki pagdating ng 18 years old. So, yun ang pinaka-ano talaga. Hindi magiging issue dapat siya. Okay. Pero, totoo yung sinasabi ni kaibigang Erwell din na naging dahilan. Meron akong isang kaibigan na kung saan umabot na siya ng 37-year-old, lalaki siya, hindi siya makaalis sa puder ng kanyang pamilya dahil meron silang 11 na magkakapatid at siya yung inaasahan ng family. Kaya yung pag-aasawa niya, hindi ngayon nagawa agad. Pero hindi yun ang relasyon ng pinag-usapan natin, di ba? Yung in-laws, kung ikaw ngayon ay nasa sitwasyon na ngayon, mga kaibigan, na ikaw ay nakikisama or sila ay kasama mo sa tahanan mo, sa tingin ko nga, magkakaroon nga ng problema kung prior sa marriage nga natin, hindi natin napaghandaan. Doon tayo uwi lagi. Na katulad, hindi ka nakapag... Ako kasi baliktad. Mayroon na akong bahay, wala pa akong ibaba. Ay wala pa akong ilalagay sa bahay. Kasi alam ko, time will come na mag-aasawa ko. Kasi nasa isip ko rin nun. Medyo delayed lang ako. Pero mayroon akong bahay. Ang problema ko, masisira na lang ang bahay. Hindi pa na wala pang taong titira sa bahay. Pero isa yon sa kinoconsider natin na pag ang in-laws ay kasama sa loob ng bahay, kaibigang Millet, ay Dante muna, ano ang magiging sitwasyon sa tingin natin?
Okay, ganito yan. Based on my experience and observation, pag nandyan ang in-laws sa loob ng pamahay, depende yan sa'yo eh. No? Depende yan sa naging preparation mo. So, bibigyan ko kayo ng example. For example, nagpakasal kayo, and then you don't have yet the house. So, incidentally, napunta kayo at imbitahan doon, manirahan muna sa in-laws mo. So, meron talagang ano, meron talagang adjustment ikaw na gagawin, no? You have to adjust with your brother-in-law, no? Sister-in-law, sa mga tao sa loob, especially yung father-in-law mo tsaka mother-in-law. So, sa mga observation ko rin, sa mga nakakausap ko rin mga kaibigan, they have encountered some difficulties to adjust with them, especially financially. Bakit minsan hindi maiwasan talaga na mahiya ka naman na you will not share in terms sa sa pagkain, dahil isa kayong kusina. Pagdating sa kuryente, siyempre isang contador, you have to share some payment para sa billing. So minsan you have to consider that one also, no? Minsan may mga trip kang gustong gagawin na hindi nila gusto, no? Minsan may ma-encounter kang mga gesture na hindi mo nagustuhan. Minsan gusto silang gagawin na trip din nila, lalabas or what, pero hindi mo hilig lumabas kasamang pamilya. May mga ganong mga klaseng instances, no? So sa yung mga ano naman, sa mga hindi pa nakapag-asawa at hindi pa nakapundar ng ano, ng family, just like what Millet mentioned and me also as well, na talaga kailangan talagang tinatawag planuhin, no? Preparation emotionally, financially, mentally, no? And there is what we call tamang orientation and ang tawag nito, yung dapat mong kilalanin talaga ang extended family nito ng girl. Kaya nga dapat habang while you doing the courting or nasa engagement process pa kayo, you have to visit the house or the home of this family para ma-observe mo, magkaroon pa kayo ng malalim na pagkakilala sa in-laws mo. It means you are developing a deeper relationship with them para pag kayo na mag-asawa, so they know each other already. So madali ma-resolve ang problema kapag nandun na kayo sa tinatawag na actual na family, especially if you are already in that what in the sa loob ng pamamahay ng mga in-laws mo. Okay, pag-usapan natin ngayon. Okay, iyong ano, salamat kaibigang Dante doon sa at least na maklaro na sa atin kung ano ang magiging problema ang pwedeng makita kung sakali ang mga in-laws sa loob ng tahanan. Okay, ito ngayon, pupunta na tayo doon sa mga detalye, no? Kung paano nga magkaroon ng magandang samahan. Okay, prior to that, ang sabi nga sa atin, kailangan marunong tayo mag-navigate ng life natin. Kasi una, kunin ko yung haligi na sinabi ni Kaibigang Millet, ikaw yung nakisama, ikaw yung bagong persona sa pamilyang yon. Dapat ikaw ang mag-adjust. Pero hindi naman pwede lagi ikaw mag-adjust. At karamihan na nangyayari ito talaga, ayon sa studies, ano, yung mga DIL, yung mga daughter-in-law, laging may problema sa kanilang mga biyanan. Sabi nga sa atin ay dapat ang gagawin daw, halimbawa sa mga katulad niyan, ay dapat mayroong heads up muna. Halimbawa ako, pupunta sa bahay, kung hindi man magkasama sa loob ng tahanan, yung in-laws, pupunta ako sa bahay ng in-laws ko. Dapat ikaw na anak ng biyanan na yun ay dapat heads up muna. Kwentuhan mo sila, ano ba ang parents ko? Ano ba ang type nila? Sila ba yung mga introvert? Sila ba yung palakwento? Ano ang gesture na gusto nila? Kasi nagkakaroon tayo ng problema doon kung hindi tayo nabigyan ng prior feedback nung partner natin tungkol sa family nila. Di ba? Kaibigang Malis, ang ayong ka ba doon? Alimbawa, yung family yung pupuntahan mo, kailangan mo magmano po. Or yung iba naman ayaw, beso-beso ba ang tawag doon? Yun ang gusto kasi moderno. Or gusto lang makipag-shake ng kamay or hug. Tingin nyo, tama ba ang sabi ng mga expert natin na dapat may heads up muna? Kaya nga po, communication is very vital factor
sa marriage life, especially sa inyong dalawang partner, sa opposite, sa spouse mo. Kasi unang-una, ang spouse mo ang magko-connect sa iyo to his family or to her family. And because iisa na kayo, of course, ayaw mo yung asawa mo maging kakaiba, isolated sa kanila, or magiging ano siya, yung hindi siya in. Alam mo yon, dapat ipapa-feel mo na his one is his part of the family or she is part of the family already. Kasi nga, mag-asawa na kayo at mag-iisa na kayo. So therefore, ikaw bilang asawa niya, napupunta kayo sa pamilya ng lalaki or babae, i-orient mo siya somehow, ano yung parang, ay, gusto ni mama magdala tayo ng flower, o gusto ni mama may cake chocolate, gusto ni papa something, ano, t-shirt na puti. Alam mo yon, bibigyan mo, let's make bridge, hindi wall. Para tayo ay mag-establish ng relationship with them. Kasi, yes. Unang-una, sila, pamilya mo sila. Of course, sa kanila ka unang magpapakita ng courtesy, respect, love. Yun ang ano natin, di ba? So, kaya ginagawa yung sinasabing orientation. And yun nga, para maano mo yung asawa mo or yung spouse mo na to connect with them. At ma-feel niya naman na hindi siya ano isolated or hindi siya talaga part of the family. Parang ganun. Okay, begin, Orwell. Salamat, Milet. Yeah. Gusto kong sabihin na, ano, na iba-iba ang cases natin. Meron yung tipong barkada niya yung pamilya, o kaya kapitbahay, kabarangay, o kaya naman may case naman na nabuntis lang yung asawa, o kaya parang she not got marriage. So, iba-ibang cases yon. So, pagka ganun ng mga cases, is lalo na yung mga parang walang established na relasyon. Kasi I do believe nagro-root yung magandang relasyon ng mga in-laws sa isang magandang relasyon. Ngayon, kung konti pong biglaan yung pag-aasawa ninyo, na shotgun marriage ka o something na ano, na tipong pupunta ka sa kanila, ang labas mo parang intruder ka, isa kang threat sa kanila, na parang ang labas, inaagaw mo yung anak nila sa'yo o yung kapatid nila sa'yo. Na tipong parang ang dating, naging kakompetensya mo sila. Kasi nga, wala pa na-establish na relasyon. So, napakahalaga, napaka-importante na ma-establish yung relasyon sa mga in-laws mo. So, kung paano paraan, ito dinidiscuss na natin. Ang gusto ko lang sabihin na ang mga nagiging problema dyan is kung ba't nagkakaroon ng mga issue is kasi, gaya nga na sinabi si Sir Millet, yung communication. Tapos, walang na-establish na relasyon. Ngayon, swerte ka kung barkada mo yung pamilya niya, kapitbahay mo, magkakasama kayo sa church, yung mga ano, na talagang established na well-known each other kayo. So, hindi na mahirap mag-adjust or ma-settle yung mga ilang issue. Kasi hindi na maiwasan yung mga issue, problema sa mga in-laws. Pero ganun pa man, malaking challenge po sa'yo kung ikaw ay bago lang talaga as in zero pagdating dun sa relasyon mo dun sa mga in-laws. So, yun po. Yung ano, salamat, Erwell, kasi more realistic yung sinasabi mo na pag hindi talaga prepared yung heart ng family. Eh, ang problema lang naman kasi dalawa dyan, eh, kaibigan Erwell, it's either siya yung big support sa family or di kaya nag-iisang anak or sobrang mahal nila ang anak nila kaya ayaw nilang umawala muna. Pero bago yan, huminga muna kayo kasi meron tayong mga reaction. Sabi po rito sa... Ito. Sabi ni... Babasa ako ah. Alam niyo ba, tensyonado ako kasi I have another laptop here. I'm checking the technical. So, sorry guys kung hindi ako naka-eye contact sa inyo. Pero alam niyo na okay. Mayroon akong ginagawa. Kaya nga siguro 11 ang daliri ko kasi I have to do things at the same time. Yung palang purpose na yan. No, you know. Okay, magbabasa po ako. Okay, sabi ni Roberto Valenzuela, sabi niya, sabi po sa Biblia, ang mag-asawa ay dapat humiwalay sa magulang at mayroon namang sinasabi sa Biblia na mahalin yung magulang. Paano po maipapakita ang pagmamahal sa magulang samantalang iiwan naman na nag-iisa at walang kasama at walang tumitingin lalo't kung matanda na? Oh, babalikan ko yung point din to. Okay. Ganda ng tanong. Nice question. Maganda yung sinabi niya. Sabi ni Vera Cross, di pwede pagsamahin ang dalawang queen ng bahay. Another point, ha, kaibigan. Tandaan yung mga keywords, ha. We are going to talk this more later. Wife and mother-in-law. Unahin natin si kaibigang ano, Roberto Valenzuela. Sabi niya,
Paano, just in case, matanda ang parents mo, tapos huhugutin mo yung anak, dalhin mo sa Cebu, dalhin mo sa Switzerland, yes. Paano na lang sila? Kaibigang Millet, ikaw muna. Yan ay isang ano special case yan. Siyempre, hindi natin yan mahahambing sa ano. Kasi parang ano na yan eh, parang automatic yan, lalo kung mag-isa ka lang na anak. Natural, pag ang ano mo, magulang mo iisa na lang at wala nang mag-look after to them, 'di ba? Ikaw 'yun. Oh, so ang ano noon, 'yun, dadalhin mo ang magulang mo sa iyo. In that kind of ano situation, of course, both sides ang mag-a-adjust. 'Yun na nga, ang sabi ko nga sa iyo, napakalaking factor ng communication. Lahat naman 'yan nasisettle. Basta maging open lang tayo. Kailangan natin ma-distinguish muna ano yung mga challenges na kinakaharap natin. Lalo, for example, kung babae ang naiiwan sa bahay at yung sabihin na nating mother-in-law, magkasama sila, dapat ma-acknowledge din ng spouse o nung mister yung issue nung asawa niya. Kasi dapat ma-ano yun, ma-settle. Unang-una, laging sila muna. Alam mo yun? Kaya nga sila iisa eh. Dahil sila muna dapat magkaroon ng isang isipan na ito na yung present issue at mag-iisip sila pareho ng solution para rito. Kumbaga united ang mag-asawa in doing the solution para magkaroon ng relationship yung in-laws dun sa asawa niyang babae. Kasi nga, ando na sa bahay eh. So sabihin na natin yan na each person may mga different characters tayo na kailangan i-adjust at i-adapt to each other para magkaroon ng harmony sa loob ng bahay. Or else, para saan pa yung sinasabing love your neighbor kung ang family mo hindi mo kayang mahalin? Alam niyo yun? Gusto ko yan. Gusto ko lagi yung wisdom mo, kaibigang Millet. Kasi nga naman, umpisa pa lang, alam mo, trabaho talaga yung pag-aasawa. Kaya doon sa mga nagpaplano mag-asawa, kami nasa sitwasyon ng marriage life ngayon, pamakinig kayo ng maigi kasi hindi ganun kasimple ang pagpasok sa isang pamilya. 'Di ba? Katulad niyan sinasabi, kaibigang Millet. Dapat i-orient mo talaga ang partner mo. Part siya ng planning. Na sasabihin ko, alam mo yung papa at mama ko matatanda na at saka mayroong sakit pa. Or wala na silang ibang pwedeng lapitan kung sa mga pangangailangan nilang basic. Baka pwede nating dalhin. So yung partner mo mag-a-agree. Pero hindi ka pwede mag-decide by yourself na dahil ikaw ang kumikita sa family, sabi mo, ay dalhin ko yung ano ko, parents dito, yung mga kapatid ko. Kaibigang Dante. Yan, magandang usapin yan. Okay. Ang aking masasabi dyan sa ganyang cases, no? Merong mga instances talaga na yung sabi niya si Millet na there is the case is para siyang case-to-case basis kung saan we have to consider it. Actually, if you go back to the Bible, no, yung nabanggit natin kanina, na talagang it's really biblical that you have to separate it. Pero may mga case na ganun na matanda na yung magulang, nag-iisa yung anak. So, what is our duty and accountability sa pagganyan? Iiwanan mo na ba? No? So you have to balance it. That's why communication is very important, to understand each other the situation. Meron akong babanggitin dito na verse sa Bible lang, sa 1 Timothy. Go ahead, kaibigan. Verse 8, sinasabi dito, but if any does not provide for his relatives, especially the members of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. So, hindi man siya nabanggit ang tinatawag na direct or immediate family. Pero pag sinabi mong relatives, it's a question of the members of the family, no? Sa bloodline. So, ibig sabihin, may responsibilidad ka pa rin that you have to take good care of it. No? Especially na may mga sakit, hindi na makalakad, nag-iisa lang, wala siyang mag-aalaga sa kanya. No? Considering the finances, na ikaw lang ang may capacity to help your parents. So you have to talk with your wife or your husband para maintindihan, no? And so it's a matter of what? It's a matter of communication and talking each other kung paano yan ma-apply at ma-execute sa ganyang mga cases. So sa mga cases naman na able naman yung mga in-laws, no?
So talagang you have to what? You have to establish your own family in your own governance mm-hmm. para exercise your ang tinatawag na privacy sa inyong family. So may minsan may mga tinatawag din brother-in-law, sister-in-law. Mm-hmm. What is the okay? Yes. Pag mayaman daw bro, pag may kaya, idala na lang daw sa ano, house for the agent. Okay. Kabahaya po nila. What if sabi ng husband mo or wife mo, hindi ako komportable kasi kung kasama yung parents mo or mga kapatid mo dito sa bahay. What if doon na lang sila sa bahay nila, pero ipoprovide ko sila ng caretaker sa bahay pala, caregiver or something na maglulook at sa kanila. Depende yun sa capacity pa rin ng kung may pera ka. Ano. Sakali kung wala, alam mo mahirap yan eh. Tama lang na ipinasok yung sa case to case. Pero balik ako sa principle talaga, hindi natin pwede baliin yung Biblia. Kung mag-asawa ka, hihiwalay ka. But it doesn't mean na kung humiwalay ka sa family mo, hindi mo na sila tutulungan. Pwede ka naman tumulong na ikaw ay nasa ibang lugar. Sabi kang Milet. Ganito yan eh. Lahat ng sinasabing mga responsibilities or duties mo as anak sa mga magulang mo, sinisettle yan bago kayo ikasal. Kasi you have to be open nga, communication nga. Kailangan sabihin mo sa spouse mo, ay, by the way, meron pa pala akong pinapatapos na paarali na pamangkin. Or may anak pa, may anak pala yung kapatid ko na nangangailangan. Ganon, sasabihin mo, tapos yung parents ko kailangan na may sustento ako na 5,000 monthly. Okay lang ba sa'yo yun? Kasi kasama yun sa financial issue yung mag-asawa na dapat masettle. Tanggalin natin lahat ng pwedeng maging issue nating dalawa pag mag-settle na tayo. Bawasan natin. Kasi once na magsama na tayo sa bahay, mas marami pa tayong komplikasyon na haharapin dahil tayong dalawa na magkasama sa isang bubong. Nagets nyo? Iba kasi yung komplikasyon, not complication, iba kasi yung challenges na pag magkasama na sa isang bubong at sa hiwalay pa ng tirahan. So dapat yung mga issue na ganyan sa mga especially financial, napakahalaga niyan na ma-open mo sa spouse mo para hindi ka rin nagtatago na during na kayo na binibigyan mo pa pala to tapos nag-aano yung asawa mo. Gets nyo? Open sa lahat, hindi pwedeng may tinatago para iwas sa mga komplikasyon bilang mag-asawa. Gusto ko yun. Yung transparency, no? Pero meron talagang mga ibang tao na hindi nagsasabi sa partner, palihim, kasi alam nilang yung medyo hindi open yung kamay ng isang partner para magbigay ng tulong. Kasi sabi nila, bakit hindi na kumaya? Lalo't higit yung mag-asawa na yung mga parents nila ay able pa magtrabaho. Yung mga kapatid, pwede naman mag-working student, pwede naman magtrabaho. Bakit kailangan yung suporta ay 100% pa rin doon? Halimbawa, toka-toka, 5,000 a month. Ginagawa po yan ng kapatid ko na nasa Qatar ngayon. Siya yung tatay ng pamilya sa Pilipinas. Masyadong minsan yung principle natin parang namo-modify natin, nako-customize natin. Medyo mahirap siya. Not unless na establish yung financial ng bawat mag-asawa. What if kung parehas sila walang trabaho tapos doon pa rin ang parents? Ibang issue yun. Okay. Meron akong tanong. Yes. Okay, tanong muna ni viewer. Teka. Sige, ni viewer. Yung viewer na pangalawa, di ba may tanong pa siya? Ito yung tanong. Balikan ko si Hora. Sorry naman. Sorry, Erwel. Okay, no problem. Erwel, papasok ka. Gusto ko lang kayo bigyan ng update. Ang umabot tayo ng 35 live viewers. Kaya, galingan natin. ito na. Sabi ni Vera Cruz, di pwede pagsamahin ang dalawang queen ng bahay, wife and mother-in-law. Ang tanong ko, bakit? Ikaw ang nag-iisang babae rito. Ano ba ang problema ng mga to? Pero alam nyo, sa totoo, may point talaga siya. As a support dun sa tanong niya, ha? Okay. Karamihan ng mga issues sa mga in-laws, mostly talaga between sa in-laws na nanay ng asawa mo tapos babae ka. Oo. Mostly sa dalawang babae talaga. Sa lalaki kasi hindi ganong ma-issue, madiwara ang mga lalaki.
ng mga Indus Daan mo lang sa inuman yan eh, okay na yung lalaki. Usually talaga, ano yung naging problema? Ano? Millet dalawa ng problema mo ngayon. Bakit hindi pagsamahin ng dalawang queen sa isang bahay? Hindi, kasi nga yun nga, pag sa isang bahay, merong rules established, may governance. So therefore, pag ang governance, diba, syempre nandun sa father and mother yun. Ngayon, yung pag just in case na umanib or tumira sa iyo ang in-laws ng asawa mo, sabi mo kasi babae yung concern, di ba? So in-laws ng asawa mo, yung parents nila, mother and father, nalilimutan rin ng mga in-laws na ang bahay na yon ay under the governance ng anak at nung asawang babae. At dahil doon dapat irespeto yon sa totoo lang. Hindi porket ang lalo na kung ang anak nilang lalaki ay provider, walang trabaho si misis, ano, nasa bahay lang. Yeah. 'Yun. Malaking challenges, sabi ko nga sa inyo sa kaninang sinabi ko na yung babae yung laging naiiwan sa bahay. So sila yung nagko-conflict. Bakit? Kasi may mga issue ang mga in-laws na hindi pa nila ma-let go ang anak nila. Na feeling nila bata pa rin siya, na kailangan, alam mo yun, asikasuhin. Tapos nalilimutan nila na trabaho na yon nung asawang babae. Okay? Tapos isa pa, parang ang dating ni ano, syempre, pag umiedad na yung mga magulang natin, parang naghahanap na sila ng attention. Isa rin yung factor. Kaya parang nakikikompete sila dun sa asawa, which is, yun nga, hindi nila naiintindihan na hindi. Kasi nga, dapat anak rin nila to. Diba? Itong mga magulang nila, itrato din nilang anak to. Kasi whether they like it or not, package of two na yan. Anak na rin nila yan. So kung mailalagay nila sa utak nila yun na anak ko to, do you believe pag anak mo, itatrato mo na iba? Di ba hindi? Aalagaan mo rin siya. So ando na yung dapat mag-adjustan sa isa't isa. At una sa akin, yun na nga, yung in-laws na dapat maalaman din niya yung position niya sa bahay ng asawa niya. I mean, sa bahay ng anak niya. Hindi yung mag-i-intrude ka as ako'y nanay niyan, ako'y nagpo-provide, ako, alam mo yun? So yun ang isa sa mababawas. Bakit? Hindi naman sa hindi magsama. Dapat lang maging open at masabi dun ng anak, kung sensitive man ng magulang, ano? Yung anak niya ang magsabi, ma, pag ano po, ganito na lang gawin natin. Kung gusto niyo, take time kayo sa pagluluto. Ikaw po magluto ngayon, bukas ano. Tapos ganun, bibigyan mo rin ng attention yung nanay mo kasi baka yun ang kailangan. Tapos, interpret lang ng asawang babae. So, hindi talaga hindi sa hindi magkasama. It's a matter of ano lang, yung communication, maging open para maiwasan. Kasi wala eh, kailangan natin mag-adjust. Mamaya, didetalihin natin ano ba yung mga common na conflict talaga ng daughter-in-law at mga mother-in-law. Maganda yun eh, mga natural, mga realistic na pag-usapan. Sabi po ni Jeffrey Agno mula po sa Milan, Italy. Ito ang sabi niya. Okay, tingnan natin na. Depende po kasi kapag ang manugan ay gusto ng diyanan, wala pong magiging problema. Balikan ko kayo nito ha, magbabasa lang muna ako. Bakit mayroong ganun na gusto ni Bianan si Manugan or hindi? Okay. Ito pa, balik ako kay Vera Ross. Yung sabi niya, you have to teach them, she's referring to the relatives, how to catch fish and not spoon feed them. Diba? Tama rin siya, diba? Ito sabi ni Vera Cruz, pag mama's boy ang husband, nako, parang si Erwell. Sorry, Erwell. Pag mama's boy ang husband. Wala akong narinig. Hindi ako mama's boy. I'm mother's boy. Sorry, Erwell. Nalaglag kita bigla. Okay, ito na. Pag mama's boy ang bata katulad ni Erwell. May sinabi siyang karugtong eh. Wala. Pag mama's boy ang husband mo or uniko iho, dadaan sa butas ng karayom ang wifey mo pagkasama sa bahay ang mother-in-law. Ang dami nating magaganda ng mga matatalino itong mga ano natin, mga viewers natin. Yun. Pag-usapan natin muna yung mama's boy. Parang interesado ako doon. Mayroon bang case na gano'n? Sa akin ha, kaya nang sinabi ko kanina kung na-establish mo yung relationship mo doon sa mother ng asawa mo, lalaki. Bago pa kayo magpakasal, bago pa kayo lumagay sa tahimik.
Eh, sa tingin ko, magkonti lang maging problema kasi established mo na, kilala mo na, kabiro mo na, kakaituhan mo na, talagang naging close na kayo. Ngayon, kung hindi pa, yun ang mabigat na problema. Ngayon, you should prove yourself na talagang you are the best and the right woman or man, tama, woman doon sa mama's boy na yun, doon sa nanay niya. So, ganun pa man, ay ano, yung patient, yung ano, yung mas maganda ikaw nila magpaubaya. But wait, pag sinabi kasing mama's boy, usually ito yung emosyon ng taong ito, ang kanyang decision making ay kailangan nakarelay muna sa parents niya, sa mama niya. Lalo na pag inaway mo yung asawa mong lalaki, ay tiyak ay nandun na yan kinabukasan sa bahay ng kanyang nanay at nagsumbong. Kaibigang Dante, ano ba ang hagod natin sa mga mama's boy? Okay, alam niyo mga kaibigan, no? Yung pagiging mama's boy o mama's girl naman. It's a developing ano to, developing kind of relationship sa parents ang nangyari na bago siya mag-asawa. So what we can, wala tayong magawa doon eh. But there is an ideal na bago talaga magpakasal ang mama's boy o mama's girl, she has or he has to learn the preparation in terms of marriage. Kaya kailangan maging matured siya mentally, emotionally, financially. Dapat yung the four, or let's say yung perspective na the four corners of the house, know it, para hindi ka maging dependent doon sa iyong magulang. So it's very important talaga na talagang maging matured ang isang tao bago pumasok sa nung sa tatawag na mag-asawa. So, sa mga case naman na talagang nandoon na talaga, no? Napapansin ko nga sa usapan natin, there are some cases na we cannot avoid it, na nandoon talaga sa situation na nakapasok ka na sa isang pamilya, napunta ka sa isang in-laws na may iba't ibang personality at characteristic o background, no? So, what we're talking here is how we could construct this thing para magkaroon ng harmonious relationship with our extended families. Yes. So, mamaya, pag-uusapan natin mga issues para magising ang mga utak natin pagdating po sa mga realidad. Bago natin isara ang ating pong programa, ay magbibigay po kami sa inyo ng mga susi kung paano ipapatch up natin itong ganitong sitwasyon. Balik ako kay Vera Cruz. Ang sabi niya, pag nasanay si mother na siya ang tumatanggap ng allotment, tapos bigla nag-asawa, diyan umpisa ang conflict. Mayroon akong alam nito, siman si lalaki. Doon sa mama niya, naka-alot, di ba? Tapos nag-asawa bigla, napunta na sa asawa. So, nagalit nga yung sibyanan. Ano ang hataw natin dito? Ano ang dapat? Kasi mamimili ka ngayon as a pamilya, yung first immediate family, which is your wife and the children, or yung mama pa rin. Paano ba? Para sa akin, dapat na ihanda mo na yung mama mo dyan eh. Kasi nga nagpaplano ka eh. At isa sa plano mo ay hindi para guluhin ang buhay mo, kundi lalo pang pasayahin. So sa palagay mo, kung hindi magre-reklamo ang nanay mo, hindi magiging conflict ang buhay mo sa asawa mo. Diba? So dapat na-prepare na niya yung nanay niya. At dahil lang nanay niya, mahal niya yung anak niya. So dapat na-instill na sa nanay niya yung information na asawa ko na to. Therefore, sa kanya na lahat no. Yung pinapadala ko sa'yo, sa kanya na. Pero hindi naman ibig sabihin, no, nakakalimutan mo siya. Pwede mo rin naman siyang bigyan ng, yun na nga, I said, allowance. Hindi naman talagang totally ipuputol mo. Kasi common sa kultura nating mga Pilipino, yung kahit may asawa na, alam mo yun, tuloy pa rin yung suporta sa parents natin. Wala na mga problema. Ang sa akin nga, napag-uusapan po iyon. Basta ang understanding dapat at open and transparent communication is with your spouse. Yun ang pinaka-key. Pagka kayo ay nagkaintindihan, the rest of the conflict outside your marriage or relationship is easy na. Kasi magkasama kayo. At saka pa... Go ahead, sino yun? Saka gusto mong sabihin na on the part sa mga parents, bilang isang responsabling magulang din, dapat din, alam mo din yung kung hanggang saan ka, yung limitasyon. Gusto ko yan. Hindi mo pwedeng i-insist yung mga bagay na
na dating nakagisnat mo na yun pa rin ang gagawin ng anak mo sa'yo. Gusto kaya ko sa yan. parents, ikaw na mismo magkukusa. Diba? Na, oh, hindi ako tatanggap ng allowance na yan. Ganito, ganyan. Parang may responsibilidad mo yun. At saka parang ano mo yun eh. Dapat may initiative ng ganun bilang magulang ng anak na. At saka sila rin ay mayroong biyanan. Diba? Yung parents mo, mayroon ding biyanan sila. So dapat talaga dito, ang nakikita ko dito, kung paano mo titingnan yung sitwasyon at ano ka, ano ang role mo doon sa pamilyang ito. Dati priority ka, nagbago ang sitwasyon, may asawa na po ako. Huwag mo naman ituloy yung panaginip mo na ikaw pa rin ang priority. Pero katulad ng sabi ni Millet, ay hindi ka naman pababayaan. Kasi meron talagang ibang pamilya, sorry po, sa ibang family po, na sinisiraan nila ang kanilang daughter-in-law, yung kanilang mga manugan, doon sa kanilang anak para malihis yung kanilang allowance, yung maibalik sa kanila yung remittance. Hindi po maganda yon. Bilang mga magulang siguro ay dapat alam natin ang papel natin. Basa muna ako ng comment mula po sa Italy kay Gefete, sabi niya dapat magkaiba ang kanilang allowance. Nako po, sobrang yaman ito. Bukod ang padala sa kanya at sa family ng mong binubuo. Tama naman siya, pero paano kung ano ang sweldo mo ay hindi nga halos sapat para sa family mo? Paano to? Ganito yan eh. Dadating yung time na iba kasi ang responsibilidad sa obligasyon. Ay, gusto ko yan. Tumalino tayo ngayon. Go. Yung pagka ikaw ay nagkaroon na ng asawa, nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, mga anak, it's obligasyon mo na buhayin sila, paaralin, and provide what they need. Bahay. Ngayon, doon naman sa side na mga iniwan mo, na mga magulang mo, hindi mo obligasyon na bigyan sila kada week o kada buwan-buwan. But your responsibility to help them and to assist on their needs. Kasi ito, kakaedad nga sila eh. Kasi pag obligasyon, parang persado kay parang it's a must. No, it's not. So, yun po. Tama, kakaibigang Erwell. Dapat magkaiba yung definition natin pagdating sa mga bagay na yun. Kaibigang Dante, ano atin? Okay. Ang sa akin naman dyan ay when you give it to your to your in-laws, no, you have to give it freely, no, para siyang love gift mo sa kanila, no. Kagay ako, kaya personally talaga ako, talagang ako ay sa magulang, if I have something I have to give talaga. Hindi ko matiis na hindi ko mabibigyan talaga, kasi parang you have the peace of mind when you help it. Pero yun nga, since na may pamilya ka ng sarili mo, there is what we call tamang pag-uusap sa asawa mo na hindi siya ang tinatawag na transparency, and yung trust hindi masisira, kasi once you hide it something, masisira talaga, no? And then sa mga in-laws naman, hindi naman natin sila didiscriminate na because they were educated o namulat sila sa mga in-laws din nila, mga nakaraan, parang dala-dala ba kung ano mga practice ng nakaraan na it's okay to para mangingi alam sa mga pamilya na sa mga anak mo, no, which is hindi dapat. So ang punto dito is once ang mga in-laws ay may mga sariling anak, pamilya ng kanilang mga anak, they have to understand it also that this established family ay karoon din sila ng sariling at tatawag na governance para maging mature sila sa pagdala ng kanilang pamilya. So meron akong i-share sa inyo konti lang to. May kilala ako na, I will not mention the name, but this is true, na yung asawa tapos yung lalaki is seaman, yung mother ng yung mother nito ng seaman nagde-demand siya ng mataas na allotment kaysa sa legal na asawa, no? Sa in-law. So talagang nag-arise ang tinatawag na conflict, and dito na parang nasa sandwich na yung lalaki kung sino pipiliin niya, magulang o asawa, no? So lately naman ang nangyari ay talagang the girl, nanindigan talaga siya na since siya ang immediate at legal talaga na asawa, dapat talaga sa kanya ang allotment mapunta na mataas, which is it was discussed in their company and approve this one. So wala nang in-laws, pero nag-usap sila mag-asawa na they have to give in something for their family kasi
medyo tagili din ang buhay. So kailangan din talaga. So dumating lang talaga sa punto na parang naging magaspang ang pagtrato dahil nang ang anak ng lalaki nung wala pang asawa, malaki ang tinatanggap ng no. Pero kaiba na rin ang situation nung nag-asawa na rin. So that's the yung mga situation na yan. Now we have to consider it, no? Especially sa mga in-laws. So sa mga nasa case na ngayon na nasa loob ng pamilya na ganito ng sitwasyon, kailangan manindigan po tayo because affected ang ating mga anak sa loob ng pamilya kapag there is a conflict on this matter. This is a way to educate our own established family na hindi po maging parehas ang susunod ng mga generasyon, especially sa ating pamilya. Yan po. Tama yun. Kumbaga, ang gustong sabihin ni Kaibigang Dante, no, united front or yung couple, stand by sila. Stand by one another. Tama sabi ni Kaibigang Milit, eh, mauwi to lagi sa mag-asawa. Kayo ang magde-decide. Yung mga external factors na makaka-affect sa inyo, ay kayo rin ang dalawang magde-decide, hindi lang yung isa sa partner nyo. So, stick up for your partner. Magbabasa uli ako sa ating mga masisipag na mga viewers, ano, ang sabi dito ni Vera Cruz, kailangan firm si lalaki, baba or babae sa extended family na may bagong pamilya na sila, kaya kung may extra lang pwede magbigay. Uy, pabor sa iyo kaibigan to Erwell doon sa sinasabi mo kanina na hindi ito obligasyon kundi responsibility mo lang. At sabi naman po ni Vera Cruz, may humabol siya, di obligado ang mag-asawa to extend help. Pag sinabing obligado, yung katulad ni sabi ni Erwell kanina na talagang hindi pwedeng maputol. Kung 5,000, 5,000. Mabiyak man ang langit, 5,000 pa rin. Sabi ni Geffety naman ay, doon po sa mga parents-in-law na sinisiraan ang napangasawa na anak nila, ay doon nakinig ang asawa sa magulang. Sakit din na pag-usapan natin ito ha. Ang asawa ng magulang bilang pagrespeto sa kanila, hiwalayan po ang mangyayari. Ito mabigat ito. Yung asawa na lalaki, mas kampi sa parents na gumagawa ng chismak dito sa asawa ng lalaki. Ano ang ano natin dito? Maganda to i-address natin. Birds, pwede magbanggit? Pwede sure. Magbanggit? Sure. Okay. Tandaan po natin mga kaibigan na once you establish your own family, make it sure that you have to take good care of the word trust. Anything within the within a family or marriage matter inside of it, sa inyo lang yan. Wag na wag niyong dalhin sa labas ng inyong ano ng marriage kasi once you started to discuss this one, even sa pinaka-close na or pinaka-direct na membro ng pamilya, trust is already tinatawag na unti-unting nasisira ang pagtitiwala. So ito ang dito nagsimula o nag-a-arise ang tinatawag na conflict. So anong sunod bang nangyayari? Once that the negative information or some tinatawag dito sensitive matters within the marriage is discussed with the family, doon na magkaroon ng tinatawag na negative connotation or impression, no, ang mga membro ng pamilya. May bigay akong example. Okay, go ahead. For example, yung mag-asawa kayo, no? Mm-hmm. Tapos yung in-laws mayroong nakikitang ano, mayroong nakikitang na hindi maganda. Hindi maganda sa inyong asawa na lalaki or babae, and then pag nag-start na magpuntang in-laws ito sa kanyang anak at pag-usapan bakit ganyan ganyan, no, oh, and then ikaw naman mismo asawa lalaki or babae, mag-start ka na rin mag-share na ganito, so without discussing first with your husband, so ito na yung ano, yung panimula ng mga conflict minsan sa ating ano, sa ating family. So napaka-importante talaga na preserve everything inside your family para po na kayo lang mismo makapag-solve ng mga issues sa loob ng pamilya. Okay, maganda 'yon, yung trust na sinasabi natin, no, na
Ipapaano nga yun? Meron talagang lumilihis eh. Mas naniniwala si anak doon sa magulang kay doon sa asawa. Kaya minsan, ang pinaka the most worst scenario dito, yung paghihiwalay, pagkasira ng mag-asawa. Pero teka lang ha, yun ay finances na pinag-usapan natin. Lipad tayo konti sa pagpapalaki ng mga bata. Dito nagkakaroon din ng issue. Yan. Yung mga lola, aywan ko, buti ako wala. Kwentuhan ko kayo ng saglit kung bakit blessed ako sa ano, sa ganitong usapin. Bago pa ako nakilala ng mga biyanan ko, mahal na nila ako. Bakit? Kasi, napatunayan ko yun. Kasi pag tumatawag sila sa kabya ko, sinasabi nila, kumusta sa Ferg, sabihin mo sa kanila, nababasa ko pa mga text na welcome siya sa tahanan. At nakita ko yun, sa araw ng kasal ko, yung mga in-laws ko naroon, grabe, maramdaman mo yung hug nila na totoo, hindi fake, na habang nakahug yung mata mo, yung parang sa novela na telenovela na habang nakahug pero nagsasabi, kainin sila. Hindi ganun. Lahat sila mula sa mga pamangkin niya, mula sa parents niya mismo, okay sila, pati mga bayaw ko. Sabi ko, ito pala ang palad ko. Kasi kumbaga, bihira ito maranasan ng karamihan. Na masasabi ko, kahit ibang lahi pala, pwede ka matrato ng tama. Kaya naniniwala pa rin ako na mayroong pa rin mga ilang tao na pagtrumato sa kanilang mga manugan ay talagang wagas, lalo't higit kung mga Kristiyano. Alam nyo ba, nung pumunta ako sa bahay ng parents niya ng first time, pumunta ako dahil hindi ko naintindihan yung salitang German pa dati, mayroon pala sa pintuan nakalagay na ang ibig sabihin, welcome friends sa family. Pero dinandaanan, tinapaktapakan ko lang yung banner na yon. Kasi wala ako, hindi ko naintindihan in German, in Deutsch, di ba? Pero nang maintindi ko, napaka-sweet pala. Kaya ang ginawa ko sa kanila, tumutulong ako sa loob ng bahay. Nagpakitang gilas ako. Kumakanta ako doon sa nanay ng kabyak. Yung interest niya, kailangan ko sumabay. At yun pamamaya pag-uusapan natin kung paano maging swak ang personality mo doon sa bagong pamilyang mayroon, di ba? Nasa tao lang yan, nasa tao lang po yan. So, dapat talaga ay nasa personality din natin. So, balik tayo doon sa mga anak. Paano ngayon yung pagpapalaki ng mga bata? Sabi ni Lola, uy, manugang, hindi ang tamang paraan yan. Hindi tama ang pagbihis niyan. Basta, kayong mayroong mga anak, how does it... Okay. Naniniwala ba tayo? In general, naniniwala ba tayo na minsan yung in-laws ay nanghihimasok sa pagpapalaki ng bata? Okay. Go. Okay. Ito yan. Yung tanong mo, it's very reality yan, no? We would get a lesson sa ating mga nanonood. May mga cases talaga na nanghihimasok talaga, especially pag nandoon ka mismo nakatira sa loob ng tahanan ng iyong in-laws. Mm-hmm. Minsan, ang in-laws mo doon nakatira sa inyo, may mga cases din na talagang nangihimasok. Bakit? When you discipline your children, ang iyong sa tawag na huwag mong ipakita, you have to bring in your private room, talk to your child, huwag mo siyang ipakita public because ang mga lola, bisan emotional yan. They don't like na pinapalo yung anak mo. So, napaka-importante na kausapin mo anak mo not in public but on private and then talk together, correct the inside the room and pray for it. Tandaan yan na, pray for it to heal that pain in his heart. No? At maintindihan kung ano man mga pagkakamali. So, yun. Sa mga lola, dapat maintindihan din nila na dapat the right to discipline is only given to the parents. No? So, they could be a comfort after that, but not to take the first step na magdidisiplina, pagpakialaman, no? So kahit sa mga pagdadamit, no? Yeah. Kahit sa pagdadamit, gusto ng lola yung kanyang fashion, di ba? Siyempre, mang ating asawa minsan, may sarili din silang pamamaraan how their children could get dressed, no? And also the husband. So let us on that map. Okay. Kaibigang Erwel, masyadong tumatango ka, halos mabali na ang leeg mo sa katatango when it comes to... Naalala ko lang kasi yung nanay ko. Okay. Yung mga time na... okay, kaya si nanay ko, ang sasabihin mo. Maka-live tayo. Hindi, naalala ko lang yung time na yung hindi na ako nandun sa
kasama nila yung magulang ko, yung nanay ko. Siyempre, yung nanay ko gusto niyang laging busog yung anak ko. Kaya yung pagkain niya, ang daming kanin. So talagang sige, kasi mapayat daw, ano, gusto niya busog lagi, gusto madaling kanin ngayon. Eh, yung misis ko, alam naman niya yung ano, kasi nurse yun, alam niya yung tayang tamang diet, tamang pagkain. Tapos, sa akin yung sinasabi ng misis ko. Tapos ako naman na magsabi sa nanay ko na gano'n. Kasi tawag dito, pagka sigurado pag sila, eh, magkakaroon ng conflict ng ano. Oo. So, yung mga ganong bagay, sa tingin ko ay, ayun nga, dapat na i-relay ng maayos yung mga issue sa mga anak. Kasi ang nakakalungkot minsan din talaga, mapanghimasok talaga ang mga lolo't lola doon sa mga apo nila. Bakit? Kasi gusto nilang bumawi eh. Sa mga mali nilang nagawa nung in the past, gusto nilang bumawi doon sa mga apo nila. Kaya nga papansinin natin, nagiging spoiled yung mga bata kasi yung ano, gusto nilang makabawi sa mga apo nila. Ngayon, ang ano dyan isan is mapanghimasok minsan ng mga magulang pagdating lalo na sa disiplina, the way you want your child to grow, parang on their own way na sa mga lolo-lola. Pero kung ikaw ay nasa tahanan ng anak mo, ikaw ang magulang, nasa tahanan ka ng manugang mo, I do believe na it's the kingdom of your children, the kingdom of your son-in-law. Na tipong ang final say pa rin, ang final word is yung may-ari ng tahanan. Kasi nakikitira ka lang dun eh. Kaya dapat bilang mga magulang din, alam mo yung kung saan ilulugar yung sarili mo, kung ano maging role mo. So minsan kasi parang ano naman yan, yun ang provider, pero no. Importante pa rin yung papel mo. Ano bang papel mo sa pamilyang ito? Ikaw ba dapat ang masunod? Ikaw ba dapat ang reyna o hari? Eh, pamilya na ito eh. May sariling kingdom na to. Hindi dapat. Kaibigang Millet, pagdating sa child rearing, discipline. Aside from sinabi ni Erwell na bumabawi yung mga ano parents natin or yung in-laws natin, kasi nga yung mga hindi nila nagawa sa anak nila ginagawa doon sa apo nila. 'Di ba nga kasi may sinasabi sila na yung pagmamahal daw or love ng mga parents or grandparents ay doble sa apo kesa daw doon sa anak nila. Yung may sinasabi nila. Kaya ganun na lang nila itrato na, kaya sinasabi natin, kaya yung mga anak na i-spoiled, di ba? Kasi nga yung sobrang ano nila na love na makakita ng yung mga next generation nila, especially pagkahawig nila, alam mo yon, pagkamukha ng lolo, kamukha ng lola, tuwang-tuwa sila, and at the same time, double love nga, overjoy lahat, parang yung extreme lahat ng ano nila. Kaya, nami-misinterpret ng, of course, ng nanay o ng tatay kasi nga na-overwhelm ang mga in-laws natin or parents natin dahil nalilimutan nila na apo nga nila yun. Pero naniniwala ako, ang intention nila is to show love and care. Kasi nga, dahil nga yung pagmamahal nila sa anak is nadodoble lang dun sa apo. Doble nga nila. Grabe nga silang magalit sa'yo pagka nasugatan yung bata, di ba? So, yun lang yung nakikita ko doon. So, it's a matter again of understanding and there's a good way para sila ay masabihan na kung lumalagpas na sila sa boundary nila. Yun lang naman, open communication uli ang sagot dyan para maiiwasan at hindi magkaka-conflict. Harmony, in short. Balik ako sa comment natin. Ang ganda talaga ng mga komento natin. Ang sabi dito, ito magandang tip to para sa inyo is, pero teka lang, mayroong naka 100% point si Erwell. Mayroong star siya kay mula kay Vera Cruz. Very well said, Sir Erwell. So, may mga sinabi si Vera Cruz dito na kailangan maganda ang build up ni anak sa kanyang asawa doon sa pamilya niya para maganda. Katulad sa case ko, yata ang sinusuko niya. Yan. Agree ako, Perds. Kasi yung case mo, dahil naipakilala ka ng maayos at naipakita ni ng kabiyak mo yung respect and love niya at kung na-establish ng asawa mo kung sino ka, kung paano ka nirespeto, yun ang na-deliver sa family ng asawa mo. Kaya ganun kanila tinanggap. So depende sa lalaki o babae, paano niya ipinakilala yung kabiyak niya dun sa kanyang pamilya. Ganun kanila yan. Sad naman ako. So, hindi ibig sabihin sa gwapo ko, kaya sila na in love yung in-laws ko.
Doon sa ugali ko talaga. Add on. Parang ginayuman mo yata, bro. Hindi, totoo nga. Kasi siguro naman, kasi wala naman akong ginawang hindi maganda, puro missionary sa online, lahat ng ginagawa, siguro yung na-feed niya. At isa pa, sabi ni kayo, salamat, JFT, sabi niya, napakaswerte mo, bro, sa nadapuan mo. Marami naman kaming ganito. Siguro 11 kaming ganito sa buong mundo. Kasi 11 yung daliri mo. Ito mga kaibigan. Okay. Pakita mo sa kanila. Alam na nila to kasi minsan drenowing ko na to eh. Drenowing ko na sa ano. Mag-extend tayo ng oras. Huwag kayo mag-alala kasi ang KB na sa ibang bansa. Ay, sa ibang probinsya. Ito na. Sabi ni Vera Cruz, pag nakita ng family ng wife mo na masaya siya pag nababanggit ang name mo, that means maganda kang impluensya sa anak nila. Parang gusto ko nang umiyak. Hindi, para to sa lahat sa atin to. At sabi ni kaibigang Giffith Eli, aminin na po natin na mas mahal ng mga apo kaysa kanila. Mas Oo, kasi totoo yun. Totoo yun. Okay, tama po, Ma'am Millet. O, naka-start ka naman mula kay Giffith. At yan. So marami pa. Balik ako doon sa ano. Kasi kanina sabi natin kasi si in-laws gusto nila ito ang ipadama sa kanilang mga apo. Pero the bottom line is si papa at mama pa rin ang mag-decide kung ano ang over and less pagdating sa discipline. Katulad ng sabi ni kaibigang Dante kanina na dapat, ma, ako na pagdating yan. Kasi minsan, sa madalas o sa hindi, ang mga lolo at lolas talaga ay napakaluwang pagdating sa discipline. Kasi gusto nga nila, bigyan ng saya itong kanilang mga apo, lalo tigit kung first apo nila ito. Pero katulad sa case ko, sa family ko, sa probinsya, sa side ng parents ko, so 30 plus na mga apo. So ang nanay ko naman ang nagsasabi, ay nako, sobra na to. Daming humihingi. Sa problema rin. Maganda lang ito sa mga ano, mga ideal 1 and 2 or 3 kids. Medyo okay pa to, pero subukan mo pag sobrang laki ng pamilya niyo. Ang mga in-laws niyo rin magsasabi, magsiuwi na nga kayo, ang ingay niyo dito sa bahay. Ang gulo-gulo niyo. Hindi ba pwede rin mangyari? Bakit ano, Millet, natatawa ka? Hindi. Ano, in fairness naman sa ating, in fairness naman sa ating mga in-laws, dapat ano rin tayo? Kasi nga, siguro naman, dahil bagong magulang pa lang tayo, no? So nandun din yung suporta nila na mag-advise. Maybe it could be an advice na maging open din tayo, open-minded, and ano, tumanggap din tayo ng mga sabi nga nila ng positive criticism or ano, kahit man anong ano yan, itingnan natin anong side yung tinuturo ng magulang natin. Baka nga naman katulad ng kanina, baka meron siyang tamang isuot yung damit ng bata para hindi mapilayan o mabali yung braso. Or yun namang sinabi kanina na sobrang bundat na sa pagkain, ayun, makikita naman natin yung difference ng ano, ng sinasabing okay, gusto lang ni mama na mapaayos, o ito naman ini-spoiled na talaga niya. So nasa sa atin na rin kung ano, pero as much as possible, avoid natin yung hinaharangan agad, alam mo yon. Yung pag may sinuggest ang in-laws natin, haharangan mo agad. Dapat hindi. Open ka rin. Kasi dapat hindi yung laging pang-away, kundi love. Kaya nga, love ang pinakaano natin para maramdaman din ng in-laws natin na hindi natin mean na kontrahin sila. Kundi, yun lang, ma-establish lang. Ah, ito pala gusto mo, ah, ito ayaw mo. Ah, ito pala yung sa akin at ito yung sa'yo. So, yun lang. Okay, doon sa mga common chores at home, yung pagluluto, nakikialam si Miss in-laws. Ay, hindi yan ang paborito ng anak ko. Bakit ang niluluto mo? So, sabay tapon ng niluluto. Sabay durog ng tilapia na pinipirito. Hindi pala itong gusto ng anak mo. Of course, gilingin natin to. Italo natin sa milk. Ipainom natin sa anak mo. Pagdating sa pagluluto, yan mga kaibigan. Okay. Wala bang niluluto sa inyo? Walang problema kung walang lulutin. Alam, mayroon. Yung katulad na sabi ko, hindi yan ang paborito ng anak ko. Bakit ang iniluluto mo? Ano ang Dante? Okay, Dante, go ahead. Mayroon. Sa ano ko naman, sa experience ko naman, sa in-laws ko, talagang wala naman kaming case na ganun. Pero I am fortunate to have it dahil yung mother-in-law ko talaga, mahilig talaga magluto. So wala naman silang tinatawag na intervention pagdating sa likes ng mga misis ko.
Yeah. Except lang siguro sa ano, kasi miss ko talaga malakas kumain kung ano pa construction daw eh. Ayaw ko pinakikinig dito ngayon. Wala siya niya ngayon. Wala. No, so far wala namang ano, wala namang ganong case na sa amin ni Mrs. Paul dating sa kontay. Kasi nandun yung satisfaction. Ano mo? Okay, may concept. Kaibigang Millet, ikaw muna. Sa amin naman, wala rin akong conflict regarding sa luto sa bahay. Kasi just in case naman, pag bibisita dati sa Pilipinas yung in-laws ko, dinadala niya yung pagkain, luto na. Kasi yun ang paborito ng anak niya. So, doble-doble yung ano, abundant food in the house. Masaya. Mm-mm. Okay, magbasa ako ng mga comments. Okay, ang sabi rito sa... okay, gusto ko lang i-welcome si Francine Tolentino na nanonood po sa atin. At si... we have also viewers, other cultures. So, from we need to speak English, just kapirenggut. Kapirenggut, it sounds English, right? Vera Cruz, i-allow lang nating mga grandparents na maging magulang ang ating mga anak para matuto sila. Wait lang po tayo, kailangan ang tulong natin o tulong nila. Sabi po ni Francine Tolentino, tama po ma'am. Okay, at sabi ni Vera Cruz uli, tanungin ang mother-in-law kung ano ang paborito ng anak at magpaturo sa kanya just to break the ice. Ang ganda ng sinabi niya, no? Di ba? Ma'am, ano pala ang paborito ni ano? Bagamat may idea ka na. Kasi siyempre, mag-asawa ko, alam mo na yung likes and dislikes. So parang sasabihin mo lang sa mama, ma, para maging sweet lang ba? Ma, abay tapik sa balikat, ma. Ano nga bang paborito ni ano? Ni, yes, ni mahal. True. Di ba? Oo, you're building bridge, not wall. And one way is to ask them the background of your husband and it could lead to a good open communication with them. Yun ang pinakamahalaga. Ikaw ang mag-create ng bridge. Don't wait for them. Kasi ikaw nga yung may knowledge at ikaw yung may intention. You're doing it intentionally because you want to establish relationship with your in-laws. And that is a good, ano, a good reason para rin mabawasan to have less conflict. Okay. May question ako. Okay. Go ahead. May tanong ka. Kasi, oo. Ito naman dun sa issue ng finances, pera. Okay. Yung kapatid ng asawa mo, nangutang mo, kaya yung biyanan mo, yung magulang ng asawa mo, nangutang sa'yo, malaking halaga yung inutang nila. 100,000. Kasi ang problema, sa puntikada na ang nagdaan, hindi pa rin binabalik. How to handle those things pagdating sa pera na utang-utang? Kasi usually yan, nangyayari talaga yan eh. Ano ako? Tahan ka kasi may pera ka ganyan. Ang profession ko ay pagdating sa finances, di ba? Pero ayoko mag-comment muna kasi alam ko parang realistic yan. Balik ako dito sa dalawa nating kaibigan. Mauna ka, Millet. Ganito, ang principle... Pero teka, Millet, bakit pagdating sa utang ay napatingala ka? Parang mahirap ba ito? Hindi. Ang sa akin, ang principle ko pagdating sa utangan or manghihiram, I believe magpapahiram ka kasi may extra ka. And your intention is to help, not to give burden. Tama? So, especially, kung sa akin na, especially pag relatives, sa akin, manghiram man sila, it's because need nila. Kasi for sure, ang mga relatives natin, hindi naman ganun ka tapang ang mukha nila para lalapit sa'yo. Usually, ano na sila, down na sila, wala na silang resources. So sa akin, hindi ka na dapat umasa dun sa, hindi naman sa ganung big amount, of course. So sa akin, pag pinahiram ko yun, parang kung ibigay niya, praise God. Pag hindi, hindi ko ikakasama ng loob. Yun ang inaano ko. Kasi magiging stress yun sa buhay ko. Pag nakikita ko siya, naiinis na ako. Hindi na ako natutuwa. Diba? Ipapaano, so, kaibigang Millet, teka lang, hold kita. Paano kung katulad ng sabi ni kaibigang Erwell, halimbawa, nangutang sa'yo pambili ng kapirasong lupa. Thousands of thousands yun or half million pa nga. 300,000, something like that. Hindi. Sasabihin mo pa rin ba na bayaran ka o hindi? Okay, kaklarohin natin maya. Pero maganda rin ang sinasabi mo na ikaw yung tipong tao na talagang ang puso mo nasa doon sa pagtulong. Kaibigang... Utang nga, Ate Millet. Kaibigang Dante, pagdating sa pera, kasi mapera ka, nasa ano ka, nasa isang bansang maraming langis ba? Okay, dito yan. That's the most challenging situation I'm na-mention ni Erwin. Well, ano.
Ako naman, pagdating sa ganyan, talaga, yun nga, ako very kind talaga ako. Pag meron lang talaga ako, madali talaga ako magbigay. So sa case na, example, pautang ka ng pera sa in-laws mo, sa extended family ng misis mo, ako naman, ang gagawin ko dyan ay I will not set na yung parang mangungulit. Ugali ko yan, hindi ko ugali na mangungulit na bayaran mo ganito. So kung yung sabi nga sa Sir Milet, kung hindi niya ibabalik, that's fine. No? So parang isipin mo lang, tulong na rin sa kanila yon, no? Pero yung sinasabi mo kanina, yung magnitude ng pinahiram mo is medyo malaki-laki talaga, no? So nasa iyo din yan kung paano mo i-handle kung paano mo i-approach yan, kung kailangan mo rin talaga. So make way na hindi siya mahulog sa titawag na conflict para... Okay, magbibigay ako ng ano dyan. Magbibigay ako. Hindi rin masira. So, yun yung balik sa principle na it's better to give than to receive. So, para may peace of mind ka na. Okay. Ako magbibigay ako, Erwell, ng kapiranggut kong kaisipan dyan. No? Pagdating kasi sa utang, iba yung utang at bigay. Dapat klaro ito sa isip ng bawat isa sa atin. Kasi pag bigay, kahit hindi ibalik, okay lang yan. Pero kung utang yan at ikaw ay nangako na babayaran, bagamat walang immediate demand mula sa side ng pautang na manugang or para doon sa in-laws, isip mo na yun, initiative mo na yun. Kasi utang ito, lalo na kung it involves thousands or thousands of money. Kasi anong bakit kung hindi mo makuha yun, maibalik kung thousands or thousands yan? Apektado yung family mo. Paano kung may nagkaroon kayo ng emergency? Kasi minsan may mga tao sa sobrang bait, katulad kay Milit, kay Dante, na easy sa kanila yung mag-extend ng help. Wala akong problema doon. Magandang ugali yun. Pero paano kung nagkaroon ng biglang emergency sa loob ng tahanan? Na yung pera na pinahiram mo ay naubos mo, kasi ito ang sabi ng Bible, which is totoo naman, na kailangan mas maganda yung nagbibigay kaysa tumatanggap. So ito ayon dito sa mayroong payo sa atin yung viewer natin. Buti na lang nandito sa Veracruz. Ang sabi niya, pagdating sa utang ang mga in-laws, let your husband or wife handle the situation. Siya ang maningil sa kanila para iwas sa disgusto sa iyo. So halimbawa, side ng lalaki ang nangutang, siya ang umusap sa parents niya, hindi si Mrs., which is outside, 'di ba, sa immediate family nila. Kasi baka nga naman maiba ang dating, masabihin ng in-laws, grabe naman tong asawa mo, alam naman lang dili ang sweldo namin eh, pandemic ngayon, wala kaming perang pambayad, naniningil. So iwasan natin 'yon. Ito pa ang sabi ni Vera Cruz, para iwas stress, huwag magpautang, but just give them when you have enough. Mayroon akong kaibigang pastor, ha. Tumanda na lang siya, nawala na siya sa mundong ito, pero never siya nagpapautang. Ang sabi niya sa akin, kasi nagtry ako mangutang eh. Kasi, sorry. Sabi niya, hindi ako nagpapautang. Kung pautangin kita, baka huling pagkakaibigan na to natin. Kasi yung pangungutang nakakasira po ng relasyon. Alam niyo, ako inamin ko on social media, nang malis ako sa Pilipinas, mayroon akong mga nautangang tao na hindi ko pa nababayaran ngayon. Pero ang laging smile... Parang kilala ko yun, isa ka doon. Isa ka na dyan. Ito to yun eh. Nangyayari yun sa province, di ba? Sobrang dami nating mga expenses. Kailangan natin ng additional fund. So nangungutang tayo, which is hindi ikinakahiya natin yun. Pero wag mo talikuran yun. Mayroon kang puso na magbayad nito. So, teka, si Geffetti, ang sabi mula sa Italy, pag hindi magpautang, masama ang ugali na kalalabasan. Totoo naman yun, pero teka lang ha, basta sabi ko uli, kailangan alam mo yung salitang utang at salitang bigay. Pero alam mo yun dito, pag birthday ko, nakakatanggap ako ng pera mula sa biyanan ko. Gusto ko nga umiyak minsan eh. Oo, ganun sila ka-sweet. Pag tumatawag si bayaw ko, kahit na sa US yun, tatawag yun sa akin, mag-open up ka sa akin, sabi mo anong nalaman ng puso mo, kung ano. Kasi alam nilang wala akong work. Pilipinas, wala akong work more than a year na po dito. Pero buhay na buhay po ako dito. Mahal nila ako, yun lang po ang masasabi ko. Balik tayo kay Erwell. So yun, salamat. Ang point ko naman dyan sa pagpapautang, isa sa mga prinsip yung pinaniniwalaan at pinanghawakan ko is that kaya lumalapit siya mga in-laws mo, yanan mo, o kapatid ng asawa mo, is kasi alam nilang meron ka eh.
hindi na malalapit yan na nawala ka eh. Kasi anong mapapahiram nila sa'yo kung wala ka? So, first and foremost, alam nila na meron ka na malalapitan. Ngayon, kung maganda yung record na yon, ng tao na yun na nangungutang sa'yo, pahiramin mo. Hindi na ako makakaulit. Bigay mo. Pero kung hindi maganda ang record, imbis na po lang ibigay mo, kung 100,000, mga 20,000 lang pahiram mo, i-consider mo nang parang tulong mo sa kanya yon. Na tipong i-mindset mo na hindi niya na maibabalik yon. So at least, hindi naman hindi siya sasamahan loob mo, ikaw din, hindi rin sasamahan loob mo kasi hindi ka na nag-expect. So yun ang nakita kong mga pwede natin gamitin dyan sa bagay. At okay, tama yan. Huwag tayo rin, alam mo may taong lumalapit sa atin, alam mo ng utang, malaki or maliit, huwag natin siya paalisin, wala tayo na ibigay. Kung mayroon tayo, huwag tayo sinungaling kasi alam ng Diyos kung mayroon ka. Ang tipin na lang natin, halimbawa doon sa hinihiram niyan, hindi mo kaya. Kung kaya mo ibigay 50% at don't expect anything in return, then okay po yun. Pero kaysa sinabihan mo, utang ka ng utang, hindi ka naman para magbayad, wala kang trabaho kaya, paano mo ako babayaran? Eh kawawa naman ang in-laws mo, para mo yung binaon sa 6 feet below the ground na kagad ang kanyang pagkatao. So respeto rin minsan sa ating mga in-laws. Ako kasi dati nagtatrabaho ako sa side ng family ko. Sabi yun, talagang ano, may amount yun. Hindi pwedeng ano, hindi sila pwedeng humingi ng walang amount at saka ura-urada. Gusto pa yun eh. Bigay mo, padala ka ngayon din. Itayo nga, sumisuldo ng twice a month sa Pilipinas. Dito sa ibang bansa, once a month lang sumisuldo. Tapos sasabihin, padala ka ngayon din. Sarap mag-iba. Kaya nga mga kapatid, lagi mong isipin, magpapahiram ka dahil labis yun. Subi yun. Kasi nga, pag yan ay kasama sa budget mo, talagang magwawala ka na dapat ibalik. What pero is subi? Yan, ay, yan yung ano mo, ipon mo, savings ba? Savings. Okay. Kasi pag yan ay kasama sa monthly budget mo, dahil nga ano ka, kumbaga sabi nga, isang kahigsang tuka ka lang, kasya lang yung ano, I believe, huwag ka magpahiram kasi magkukos yan na magkasala ka pag nagpahiram ka ng within your budget kasi ang thought mo dyan, ibalik niya kasi part ng budget mo yan. Pero kung yan ay lagpas, yun, iisipin mo na lang na yun na nga, sabi ko naman, katulad din naman ng kay Erwell, kung yan ay gusto mong tumulong, edi wag mong 120, 20 lang, yan ang kaya mo. Tapos yun nga, wag kang mag-expect na ano, pero praise God pag binalik nga sa'yo. Pag hindi, wag sasama ang loob mo kasi nakatulong ka sa kanila. Tama yun. Kaya bigan Dante, sang-ayong ka na ba doon? Oo, sang-ayon ako. Okay. Maganda yun, di ba? Maganda yun kasi at least klaro ito sa ating mga manonood doon pa paano ang kanilang mga in-laws pagdating po. Kasi mayroon may nagpa-promise eh, sweldo ko na sa katapusan, sweldo ko sa akinsi na, babayaran din kita. Eh nagka-problema, binaha, hindi siya nakapagbayad. Di ikaw na umaasa kasi pinahiram mo yung ultimate na kapiranggot ng pera mo. Galit na galit ka. Tapos sumunta ka sa social media, nag-post ka sa wall. Oy, mahiya naman yung mga hindi nagbabayad. Meron ka matagdag. Okay, go ahead. Merong cases na ganito. Minsan, wala kang talagang cash ibigay. No? Kaya, let's say, kapos ka rin. So there's another way or form na pwede mo ma-please rin ang in-laws mo. Eh, no? For example, gusto niya manghirap pero wala kang ibibigay. But another way you can do it by just like giving some goods, no? Some goods na especially let's say food, ganyan, no? Tinapay, mga ganon. Kung wala kang tuition nga eh. Pang tuition, kaibigan Dante ang kailangan niya, specific pang tuition ng anak niya. Bigyan ko ng tinapay. Bigyan mo yung asset mo, yung mga friends mo. Okay. Hindi, gina-joke lang kita. Tama yung... Yeah, so I think there's another way na sa mga family na talagang medyo kapos sa budget talaga para hindi maramdaman ng isang in-laws mo na parang pinababayaan din sila o take for granted. Do it in another way or in other form para sila you can make them happy as well. And to consider them that they are part of this family. Yes. You are part of this family as well. Sabi po ni Gepity rito, may in-laws po na nagpapahiram pero may porsyento. Okay lang yun? Ako, okay lang yun. Kasi sa bangko nga, kung humiram ka ng pera, malaking
malaki ang interest doon. Eh kung halimbawa magpatong ka lang na 3% para lang, kasi ganito ha, dati nang utang ako, palautang kasi ako, para akong si Duterte, palautang. Sorry po. E-edit ko na lang to. Yari ka sa mga DDS na yan. So, sabi kasi ng kaibigan ko, Ferds, pahiramin kita. Ang perang papahiram ko sa'yo mula sa naka-time deposit siya at mayroong corresponding ito rates. Papahiram ko ito sa'yo. Mahal kita eh, sabi niya. Pero tapatan mo lang ang porsyento. Eh ako ba mag-iinarte? Sasabihin ko wag. Okay, okay yan. At binayaran ko siya ng tama kasi mabuti siyang tao. Kung, di ba? Hindi natin binabayaran pag masamang ugali ng inutangan natin, which is hindi tama rin. Sabi, anong tingin niyo doon sa porsyento na ipapatong? Bigyan natin linaw to. Konti lang bago tayo magbigay ng ating hagod para magkaroon ng bonding at magandang relasyon ang mag-indos. Go ahead, mga kaibigan. Porsyento. Kung susunod po tayo sa council, susunod po tayo sa council, hindi talaga siya maganda. Mm-hmm. Kasi nga, kung ano ba talaga ang intention mo nung nagpahiram ka? Mm-hmm. Kung tumulong ba o pagkakitaan siya? Kasi ganun yun maganda eh. Maganda yan. Okay. Ang sa akin, kung ang intention ng puso mo is tumulong, yun nga, magpapahiram ka na labas sa ano mo, extra ba? Extra money mo. Hindi mo siya kukunin sa... Kung wala kang extra, di wala kang karapatan magpahiram, ganun lang yun. Ganda. Kung ang intention ng ba't ka nagpapatubo is para pagkakitaan siya, ay, again sa council po yan, burden ang binibigay mo sa tao, hindi pagtulong. Lubog na nga eh. Hindi na ganun. Kaya nga. Hindi naman siya hihiram sa'yo kung meron siya for sure. Or bihira naman siguro yung abusado na basta lang gusto makahiram. Alam mo yun? Pero sa akin po, hindi ako ano dyan sa may prosyento. Okay, sabi po ni Vera Cruz, huwag ka magbuhay o mag-ipon para lang ipautang. Independent ang character ng ating viewer to. Ito ay nakuha niya sa Western world. Kasi sa Pilipinas lang naman yan eh. Balikan ko kayo. Dito na ako sa Europe, mahigit isang taon. Kayo rin sa ibang bansa, ibang kultura dyan. Dito kasi sa kanila, kahit mga pamilya-pamilya, hindi pwede mag-ano. Walang gano'n na mapautang, kapatid pautang, wala. Because they were trained as independent person, na, which is magandang ugali. Sa Pilipinas lang naman to eh. Sorry na naman, nagkasala na naman ako sa kapapinoy ko. Go ahead, Erwel. Isang experience ng kapatid ko, yung credit card nila talagang ayun. Matindi. Halos hindi na sila makaahon sa tindi ng credit card. Ngayon yung isang kapatid ko, sabi ko nun, sige, babayaran ko lahat ng utang sa credit card, lahat ng interest, lahat. Pero, huwag ka na magki-credit card. Mm-hmm. Itapon mo na sa basurahan yan. Mm-hmm. Ngayon, yung panghiram ko sa'yo, kasi maglo-loan ako dito, bayaran mo lang din yung interest na yun. Mm-hmm. So, wala magiging anong problema, sabi niya ganun. So, ganun naging arrangement nila. Pinautang ng kapatid ko, nag-loan siya doon, tapos binigay sa kapatid ko nandito sa UAE. Tapos ganoon naging setup nila. So, nasa arrangement naman yan, nasa pag-uusap naman yan. Pero yung prinsipyo ng papatubuan mo, okay lang siguro kung negosyante ka, yun ang form of negosyo mo. Sa mga okay sa ganung idea, okay lang ipatubo. At kung sasangayin ka naman, it's a matter of ano, pag-uusap sa dalawa. Okay, maganda yan, kaibigan. Ako kasi naka-try na, kasi minsan kapit patalim tayo, mga kaibigan. Gusto ko lang klaruhin din. Minsan nangungutang tayo or nangungutang tayo kasi kapit patalim talaga. Kahit sinabi 5% papatusin mo na kasi kailangan may babayaran ka, 'di ba? Hindi yan fake na news. Totoo yan nangyari sa akin. Pumatong talaga ng 5%. Ayun ang nangyari. Porsyento lang nabayaran ko yung capital tuloy. Hindi ko nabayaran pa. Trabaho. Okay, totoo lang ako talaga. Ito, hinahunting ka na, Brad. Hindi ako makakauwi ng Pilipinas sa immigration pa lang. Ang dami na nakaganon. May sabi na ka na, diretso sa kaluhan. Kailangan ko talaga magtrabaho. Otherwise, masisira ang... Birds. Okay, go. Bago mag-proceed, so may tanong ako. So what is our conclusion sa sinasabi mong
Is it right na bilang pagkagiram sila, papainteresan ba? So what we can say about that? Para maklear din sa mga nanonood. Nasabi na ni kaibigang Millet kanina na kung magpapaporsyento ka, depende to sa appetite na nagpapahiram. Depende sa pagkatao niya. Kung business-minded siya at nagpapotong siya ng porsyento, then iyon ang source of income niya, iyon talaga ang trabaho niya magpahiram ng pera, wag natin siya punain doon kasi iyon ang trabaho. Pero wag yung porsyento na ikakamatay ng nangutang na in-laws. Kasi yung iba, okay, dahil ano ka, 10% Bombay o 17% bangko ka, yung tama lang na kayang bayaran din ng taong nangutang. Kasi usury na ang tawag doon, yung tipong nagpapautang ka na ang laki ng percentage or rate mo na binigay, which is wala na tuloy siyang paraan para mabayaran yung kanyang principal na utang. Kasi bawat sweldo niya napupunta lang sa interest. Ano nangyari? Lumaki ng lumaki ang utang niya, tumagal ng tumagal. Kung mga Kristiyano tayo, gamitin natin yung principal talaga na kung more or less, dalawa lang pwede natin. Maglagay ka ng interest na maliit at kung magbigay, magpautang ka na wala ka ng iniisip na bumalik sa'yo. Para naman kasi mabigyan mo rin ng ano, alam mo yung pagpuporsyento, para lang, para mabigyan mo rin ng yung worth of value ng nakuha ng tao sa'yo. Kasi baka naman sabihin niya, ay next time utang ka uli, walang porsyento. Eh, pangatlong utang niya, wala na talaga yung chance makapagbayad. Yung nasira na tuloy kayo. So, mayroong purpose kung bakit may mga porsyento din yan. Kaya mas maganda talagang you have to give it freely kung meron kang ibibigay para hindi siya mangutang sa'yo. Okay, meron. Magbasa muna ako ha. Pagkatapos nito, magbigay na tayo ng mga ano natin, ng mga hilot para natin magkaroon ng magandang bonding. Ang sabi po ni... Okay, ito na. Sabi ni... I don't know if it is right, Kai or Kay. Kai Lenden Salvatierra, God bless you. Okay. God bless you all po. Okay. Need lang po talaga makisama sa bayanan. Tapos po, try po hanapin yung mga kiliti nila sa bayan din po ng pray. Mamaya, sama natin to sa ating pong mga tips, practical tips, paano po magkaroon ng bonding ang in-laws. Sabi ni Vera Cruz, paano naman yung in-laws na nangutang para lang may pang-celebrate ng debut or debut ng anak or bininyagan na bongga. Oo, ganun yung mga in-laws minsan. Okay, daanan natin to. Yung mga initiative ng mga in-laws, mayroon pa yan. Sama-samahin natin, kasal, at saka yung debut ng anak, debut, sabi nga nila, nangungutang si, nagdi-demand si in-laws, ganito kaganda ang kanyang first debut, di ba? Ay, once lang naman ang debut. O, yung kasal, dapat ganito. Ano ang hagod natin ito? Para sa akin, kung budgeted lang talaga ang pera mo, pwede ka naman kumuha ng portion doon. For example, sasagutin mo yung cake, sasagutin mo yung dress, para hindi sumama ang loob. Kasi nga, iniiwasan mo yung ma-misinterpret ka na kaya hindi ka nagpapahiram, it's because nagdadamot ka. Yun nga lang, talagang may ganun tayo eh, Pilipino, na kahit walang-wala tayo, di ba, binibigay natin para lang matuwa ang magulang natin, matuwa ang ibang mga kaibigan natin. Pero sa akin, kung walang-wala ka, pwede kang kumuha ng isang part noon, ng cakes, nung ano niya, kulibawa, magkakatay sila ng isang buong baka, yun ang bilin mo, huwag mong sagutin yung ano. Pero kung ganun ka generous ang puso mo, na kaya mo sagutin ng 30,000 na handaan niya, edi consider mo yon na hindi nga hiram. Again, bigay yon para hindi sumamalo mo. Kasi nga, paano nila maibabalik yun? Kasi nga panghanda. So sa akin yun, basta ang mahalaga is the intention of the heart. That is the most important. Bakit mo binibigay yun? Tama yun. Doon naman ako sa mga ikinakasal, no? Bibilisan ko lang, no? Kasi tingnan ko ang oras natin. Okay. Doon sa mga in-laws na gustong ganito ang itsura ng kasal, ganito ang output, ganito ang ganda, ganito kadami ang bisita, kung mag-shell out bang term doon, kung magbibigay ka ng pera para doon na bukal sa kalooban mo, irrespeto po ng mga DIL yon, ng daughter-in-law or in-laws din na, sige, magbibigay pala si Bianan eh, ng ganun, di, wag natin sabihin, wag, hindi. Mangayon ka na kasi bukal naman sa kalooban nila. Pero doon sa mga pangungutang, ay, ngungutang si in-laws, siguro,
tayo na rin mismo magsabi sa mga in-laws natin, sa ating biyana na, ma, baka naman pwede yung simpleng handaan lang sa debut ng anak ko or birthday or binyag. Kasi alam naman natin sobrang hirap ngayon, eh, pandemya ngayon. So kailangan natin magtipid-tipid. Okay, okay. Dapo na tayo sa ating pong mga practical ways kung paano natin may i-patch up itong mga iringan, yung mga bagay na hindi pinagkakasunduan ng mga in-laws po. Sinong gustong mauna? Meron ba tayong mga mahiwagang ano dyan? Okay, ako muna. Kasi ako rin magsasara ng programa, di ba? Pero pasalamat tayo sa mga viewers natin, sobrang dami nila. At ito, ang sabi ko kanina, ang unang ano natin, unang ang tip kong imula ay yung heads up, yung orientation na sinasabi ni Kaibigang Millet, background ng family ng husband mo, background ng family ni Mrs. para magkaroon tayo ng idea papaano ang turingan natin. So, yung isa pa dyan na sinasabi sa atin na huwag natin i-take for granted or yeah, yung in-laws din natin. Sa anong paraan yan? Halimbawa, inaabuso rin natin, di ba, minsan. Ma, baka pwede ka magbantay ng anak ko, magtatrabaho ako. Inabuso mo na yung lola mo. Ay, yung binana mo, hindi na kaya tumayo. Ginanong pa natin. So dito po, ay tanggapin din natin yung isa sa tip na gusto ko ibigay, yung remember special dates ng inyong mga in-laws. Mm-hmm. Kaibigang Millet, bukod dito, anong gusto mong practical ways? Yung special days kasi dates, katibang birthday nila, ganun kami dito, nagla-live kayo ng call, kumatawag ako doon. Kahit hindi marunong magsalita ng lingwahe, napipilitin ko para bumati, something like that. Gagawa ng clip para lang mapanood. Mga ganun ba? So, Kaibigang Millet. Nakamute ka, Kaibigang Millet. Yung mic mo. Hello. Yun nga, yun ay per ano nga, per person kung paano nila paano sila magbi-build ng bridge doon sa kanilang in-laws. Katulad ng sinabi mo, sila ay extended family natin. Without them, utang mo sa kanila yung buhay ng asawa mo or yung spouses mo. So dahil sa kanila lumabas ang asawa mo. So yun ay isang sa magandang foundation na dapat mong unawain, and at the same time magulang din yan na dapat irespeto, and kailangan bigyan din ng respect, courtesy and love. Kasi nga sila ay ano na, sila ay may you could have different character. Pero sabi nga, yung mga characters natin, it's about embracing the differences para kayo ay magkaroon ng harmony together. Kasi kasama mo na yan forever, whether you like it or not, unless mauna ka o maunla sila sa'yo na mahimlay. So, dapat lang, habang buhay pa, meron kayong magandang relationship para ikaw rin ay nabibless. Actually, it's a blessing for you. Not just for them, but for you. Alam mo, ang saya nga, Kaibigang Millet, itong mga ano kong mga bayaw ko ngayon, bilang mag-birthday ko nakaraan, di ba? Magre-record sila pala, tatawag sa akin, tapos magpi-play. Ang dalawang countries ang tumawag sa akin, nagulat. Parang sabi ko, wow, sana naging hindi ako, sana ganito na lang. Thoughtful, no? Ko, kasi napaka-ano nila, napaka-sweet nila. So, sweet nila. Diba? Yun, gawin din natin sa mga ano natin yan, mga in-laws. Mahalin din natin. Hindi, yes, alam mo kung bakit ganun ang turing nila sa'yo? Para yung love nila sa'yo, i-reflect mo rin dun sa anak nila. Yo, kasi nga naman, pagka right. Sinakal kita, kinatay kita, nasa sa'yo ang anak ko. Of course, I love ko yung anak ko, kaya kailangan mahalin kita para yung anak ko, alagaan mo. Yun lang yun. Yun naman yung sinasabi ko. Kailan hindi ako nakapaghanda na naman ng panakip. Alam ko naman, pupulbusin ako ni Millet. Eh. Pero tama ka, Millet. Tama ka. Yun ang departamento na i-improve ko. Ako, hindi po ako fake na tao. Nagsasabi ako ng ano, kung anong nangyayari sa akin. Departamento ko. Sa akin naman. Yeah. Okay, go ahead. Sa akin naman, sa mga mag-aasawa and sa mag-asawa, remember this. Pag nagpakasal kayo, hindi lang yung babae o lalaki ang pinapakasalan nyo, kundi yung buong pamilya niya. Imaginin mo, sa bawat selebrasyon, may mga patay, may handaan, may igakasal, may dibu. Makikita mo yung family niya na yan, ang mga relatives mo na yan, tapos hindi kayo maganda ang relasyon nyo. Wala kayong harmonious relationship, hindi kayo makikibuan.
Diba? Forever na buhay ka, forever na buhay sila, makikita kayo. Kaya sa una pa lang, dapat establish mo magandang relasyon sa kanila. Paano? Isang example ay, kung generous ka at meron ka namang resources, magbigay ka ng gift, kahit hindi sa kasal nila, kahit hindi sa birthday nila, kahit hindi sa something na special din sa kanila. In which sa mga ordinary days na, doon mo ma-appreciate eh, na special pala sila sa'yo. So, mga simple gifts, necessary, mga LB, ganyan, mga MK, mga tipong gano'n ang itigay mo. O kaya, branded, nagagawa mo ng patjero. Mga tipong gano'n. Mamahali ka sigurado. Sorry, mga gano'n. Kaibigan Dante, ano ang practical tips mo para sa ating mga viewers ngayon at sa ating lahat na rin? Okay, my practical tips and advice sa ating mga viewers, sa may mga asawa na, and then you are residing in the family in one roof, ay while they are still alive, yung mga in-laws, no? Love them, respect them, make them happy, and just show to them that you're always there for them kahit anong mangyari, no? Just like what we have mentioned na talaga, you get in a marriage where you did not marry only the girl but also the whole family. So nandun yung tinatawag na love affairs should grow inside of it, no? Not only to your wife but also to the extended family. So sa mga case na presently ngayon, may mga cases na conflict talaga na medyo nahirapan tayo sa pag-adjust, always go to the right path. Ano ibig sabihin? Always find and choose the right principle para harmonious ang ating relasyon, ang ating paglalakad at pamamahala sa buwan, sa loob ng ating pamamahala. So once you curb in the wrong principle, there's always a conflict or trouble will come. Pero if you will go back to the right principle, you will live in a happy situation. So yun lang. Ganda. So kung magdagdag, gusto kong idagdag pahabol. Teka lang, ito muna ang ano, yes, ito muna ang okay. Ano, nabawi yung dalawang star mo eh. May sinabi siya, pakinggan mo para kumamot ka sa ulo ha, ito, sabi niya. Kasi naka-star ka na kanina eh, kasi binawi niya, diba? Okay lang. I beg to disagree, Sir Erwell, sa sinabi mo na pag nag-asawa ka eh, di lang ikaw kundi buong pamilya. Independent kasi ang kanyang culture. Kaibigan, huwag ka na kumipo. Yes. Baka masirang image mo. Tama naman siya, di ba? Okay. Yeah, may point naman siya. Okay, mayroon pa bago kayo magbigay ng kuro-kuro ha. Basahin ko, baka makalimutan ko. Ang sabi ni Geffetti mula sa Italy, sa lahat po ng naririnig ko at napag-usapan niyo, kung si Jesus ang nasa sentro ng family, magiging maayos po ang lahat. Amen for that, kaibigang Geffet. Sabi naman ni Vera Cruz, do not please your in-laws but instead respect them. Yeah. Mas maganda ano, kaysa yung pasahin mo lang, bigyan mo ng regalo, pautangin mo kasi gusto mo lang bango ang pangalan mo, eh, respeto mo na lang. Ano pa, wala pang gastos. Tama. Magmano ka. Diba? Ganun. Respeto lang. Sabi pa ni Vera Cruz, pagbubuo ka ng family is just husband and wife, wala nang in-laws sa Bible. Diba? Okay. Meron naman si ano, sila si Moses at saka si Abraham, 'di ba? May mga ano rin. Okay, ibang issue. Pero may point din siya. Na ibig sabihin niya dito, napaka-exclusive ang dating sa kanya ng pagdating ng pag-aasawa. Na which is iyon naman talaga ang focus mo, ang direction mo, ang determination mo dito na sa asawa mo at anak mo at nagbubuo ka ng pamilya. Sila na ang priority mo. Yung mga labas-labas na yan, ano na yan eh. Kung meron lang sapat, gusto ko yung salita ni ano ni Millet. Kung may sapat, di sapat ibang bigay. Kung wala namang sapat, huwag tayo kumatay ng ibang tao para lang mabigyan sila. Kaibigang Erwell? Gustong idagdag yung forgiveness. Okay. Alam niyo, sa bawat relasyon, pamilya, sa mga in-laws, hindi perfect tayo eh.
lagi tayo nakakagawa ng sakit ng kalooban, nakakagawa tayo hindi maganda sa mga in-laws natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin, magulang. Laging present ng may present lagi ng ganun. Pero dapat lagi din may present ng forgiveness. Kasi kung walang forgiveness, how could you call it as a family kung walang forgiveness? Kaya napaka-importante ng forgiveness sa aspeto ng pagpapamilya or within the family circle. So forgiveness po. Tama. Maraming salamat. Mayroon pa makayong gustong sabihin, mga kaibigan, bago ako mag-sign off? Kaibigan Millet? No, gusto ko lang iwan yung sabi dito sa Romans 12, 9 and 10. Love must be completely sincere. Hate what is evil. Hold on to what is good. Love one another warmly as Christian and be eager to show respect for one another. Yes. Ang ganda. Kaibigang ano, meron ka pang gustong share? Kaibigang Dante? Okay, last word para sa ating mga nanonood at sa ating mga kaibigan ay sa James 1:5, sinasabi dyan na if any of you lack of wisdom, let him ask and God will give us freely. So always God make first us as the center of our relationship. He will guide us sa lahat nating mga ating mga challenges sa buhay. Because the intention of God to us always, He will give us the right wisdom and path para magkaroon po tayo ng magandang relasyon, both horizontal and vertical. So that's it. I like it. Kaibigang Ural, parting words mo. Yeah, ipagdasal natin at make some effort na sasabihin natin na choose you this day whom will you serve. Yes. As for me and my house, we will serve the Lord. Kasama sana mga in-laws natin. Yes. Ang saya, di ba, sa langit, kasama natin na ating mga in-laws at doon magsasabi pa utang. Eh, wala namang utang. Ang aasar, nag-aasara na lang. Mga kaibigan, bago po ako mag-sign off po, gusto ko lang i-plug ang aming page at the same time ang aming YouTube channel. Pwede po pakisubscribe, nakikiusap po sa kaibigan First. Dalawa pala po ang subscribers ko po sa channel ng Friends on Air. Ulitin ko po, madali pong hanapin sa YouTube po yung Friends on Air. Makikita nyo naman po ang logo namin at ang mga mukha namin kasi naroon po kami. At isa pang channel na meron ako ay ang Nature channel natin, ang Pinoy, hindi ko natuloy alam, Switzerland Pinoy Review. Tangkilikin po natin ang mga bagay-bagay nito. Okay, sagana ang aking mga kaibigan. Una sa lahat, salamat po sa mga input, salamat sa mga opinion nyo para pagandahin at para pasiklan po sa in-law survival. Salamat kaibigang Millet, kaibigang Dante, kaibigang Erwell, sa inyong saklulo, nariyan kayo lagi, kaya close na tayo. Mga kaibigan, kami po ay magbabalik sa susunod na linggo dito lang, syempre sa programang Friends on Air. Huwag niyo kakalimutan, ako si Kaibigang Ferds mula dito sa Switzerland at ikaw Millet from where? Dito po sa UAE. Mm-hmm. At ako naman si Kaibigang Erwell sa puso mo. Saan ka sa puso mo? Ayos yan. Okay. At ito naman si Dante from Saudi Arabia. I would like to say to you, you are in on this. Oy, lagi tayong may mga ganun ha, sa bandang dulo. Ang problema, kung panonorin nila hanggang dulo. Kasi alam mo ba, mahigit halos dalawang oras tayong... Alam nyo ba, mula nang kasama ko kayo, wala na ako sa tamang frame ng aking friends on there. Kasi 1 hour or 45 to 1 hour lang po ako. So, pero natutuwa ako. Mas malawak. Salamat sa interaction ng mga natin, mga viewers, kasi napaka-interactive nila eh. And we are really inspired to answer and response. At saka-tsaka, mag-e-end tayo na 17 live. Mayroon tayong live viewers, 17. Umabot tayo ng 30 plus kanina at mamaya marahil makikita natin ang initial nating views ay nasa magit 1,000 yan. Kaibigang, mag-shoutout ako doon sa mga friends natin, okay lang? Eh, programa ko naman to, di ba? Hindi niya ako pipigilan. Eto na. Thank you very much, kaibigang Vera Cruz, kaibigang Rosmaline, at saka si Francine, si Lixi, foreigner ata to, at saka si Ryan Ni, then Geffety,
At maraming salamat din kay yung mga nag-comment sa atin. Hindi ko na kayo maisa-isa, baka abutin ako ng 2 oras uli. Marami pong salamat sa inyo at kami po ay nagsasabing pagpalain ang inyong in-laws habang buhay. Bye-bye for now!